Check. Check. We're live. Alright. Sana umaayos yung internet natin ngayong gabi. And welcome everyone to another live stream from Batas Natin. Ano? And ngayong gabi, ang ating pag-uusapan ay hindi ko nga alam kung worthy ito eh. Worthy pala pag-usapan ito. Pero, well, re-request. Ano, so, pag-uusapan natin. Ito ho yung issue tungkol sa Rappler, si Madam Pia Rañada, tsaka si Willie Revillame, kasama yung ating spokesperson, presidential spokesperson na si Harry Roque. No. As a brief background, anyway, may mga mapapanood naman tayo mga videos mamaya para makita natin o magkaroon tayo ng background doon sa issue dito. Ang tinatanong nila kung pwede ho ba yung online libel doon sa ginawa ni Pia Rañada, no, na pagmamalign, o actually hindi allegedly, no, pero hindi naman actually hindi automatically pagmamalign eh. Kasi parang nag-post siya ng isang news article na nagsasabi na itong si Willie Revillame, hinijack niya yung press briefing ng gobyerno. So, aalamin natin. Ang gagawin natin, papanoorin natin muna yung mga sinabi ni Kuya Will. No, tapos yung issue, madali lang naman yun. Tapos basahin natin yung buong article ni Pia Rañada. Tignan natin kung merong content nga doon that will open someone para makasuhan siya. Alright? Pero bago ang lahat, no, habang dumarating yung ating mga viewers, tayo muna ay mag-intro. Yan. Okay, let's watch this piece. Yan. Yung mga nasa ano ho, no, nasa Facebook, please, no, move or transfer sa YouTube. Sa YouTube na lang ho tayo manood kasi ho, mas maganda ho doon. Meron ho tayong mga instructional materials. Yung ba yung tawag doon? Meron tayong mga ano, mga gagamitin na mga videos at saka mga websites, mga articles para mas maipaliwanag natin yung punto natin ngayon. Alright? Okay, ito. Yan. So, makikita nyo sa aking bandang kawila. Sorry, ang nangyayari sa akin ngayon. Well, bulol naman na ako, pero parang masyadong bulol yata ako ngayon. No? Pero ito, nakikita nyo sa aking... Yan. Yan, tama yan. No? Kanan ko pala yan, kanan ko. Sa kanan ko, si Kuya Will. Ano? Papanoorin natin yung kanyang sinasabi tungkol sa issue nila, no, kay Pia Rañada. Okay, Rañada. Sorry, no, hindi ko alam kung Rañada o Rañada yun ng Rappler. Okay, let's watch this. Kaming nanonood ngayon, pero importante po. Noong last Friday po, August 7, meron pong lumabas na write-up. Ito po galing sa Rappler. At meron po sinabi doon na ako daw ay nag-hijack o binang I stole the show. Ayan po, kung napapanood nyo, ayan. Willie Revillame hijacks Roque press briefing to promote charity gaming show. At ito po ay sinulat ng isang writer o reporter na ang pangalan niya ay Pia Rañada. Okay? So, hindi ko po siya kilala. At sinulat po niya yan noong Friday, I think, no? Una sa lahat, ipapaliwanag ko lang ho yung sitwasyon na yun. Bago pa mangyari yan, about 2 weeks ago, lagi kong sinasabi dito
sa ating gobyerno, sa inyong manong pwede magsalita dito, na open sila magsalita para po sa informasyon ng ating mga kababayan. Well, MMDA, una-una ko na imbitahan dati dito si Secretary Nograles, na napakaganda ng interview ko, napakaganda ng papaliwanag niya. And then, nung nalabas na yung mga jeep, mga buses, inimbita ko ang MMDA, of course, Secretary, no? Tama ba? Yusek, o ano man, si Ms. Celine Pialago. So, para may explain ho niya kung anong dapat gawin. And then, one time, nasabi ko din, no, dito sa programa ito, na mas maganda ho ma-explain para sa ating mga kabayan kung ano ba yung NECQ, GCQ, ECQ, para meron kaming kaalaman. Tayong lahat, hindi lang ako, para po sa bayan ng Pilipino. And then last Sunday, oh, si Secretary Harirok, as a spokesperson ng Palacanang, tumawag siya sa akin early morning. Nagulat ako, sabi niya, Willie, di ba nag-guess ako sa'yo? Pwede bang tulungan mo kami? Kasi kailangan ko magsalita dahil nagsalita ang presidente. Sabi niya, pag nagsalita ko niya, kailangan... Sorry. Sorry, skip lang natin to. Magkaroon lang tayo ng kabuuang kaalaman doon sa nangyari, ano. Writing of William. No. Sorry. Yan. Sorry, skip ko. Maisabi ko yan sa sambayan ng Pilipino, sa ating mga kababayan. Eh, ang nangyari po, naisa na po yung kanila pong RTVM studio sa Malacanang at ang kanila pong PTV4 dahil nagkaroon din po ng mga cases doon na naging positive. So, sinarado daw po yun. So, wala po silang studio magagamit. So, nung tinawagan mo niya ako na umaga, like the rin din, pumunta na po ako sa Will Tower, ginawa ako na ako kasikaso. Inasikaso ko, at ito po yung studio, kung pwede natin pakita. Yan po, pakita lang natin, direct yan. Yan po yung studio na... Yan. I think okay na tayo doon, no? Meron na tayong background kung ano nangyari. So, bilang buod, ang Malacanang press briefing ay ginanap doon sa lugar ni Kuya Will, na doon sa Will Towers. In-offer niya yun kasi nga, tulad ng sinabi niya kanina, yung Malacanang at saka yung PTB4 ay sinasanitize. No? For the information of everyone, yung ating ano, yung press briefing kasi usually ginagawa yan sa Malacanang. Ano po? Doon nangyayari yan. Tapos meron din mga Malacanang press corps na pumupunta doon. Sila yung mga nagtatanong ng mga questions doon sa spokesperson. Pag nakita nyo ho, pag nakakita kayo ng senaryo na yon, yung iisa lang yung tao na nandun sa harap, tapos lahat ng mga reporters nandun sa harap, tapos nag-raise ho ng mga kamay, yun ho, yung press briefing na ginagawa nila doon. So wala silang paggagawan ng press briefing nila, kaya ginawa nila doon sa lugar ni Kuya Will. Kaya nandun si Harry Roque. Ano. So, tignan natin ngayon yung kasi ang tanong sa akin dito, papasok ba ito bilang isang libel, no? Pero tandaan din natin, no, yung mga involved dito na personalities, all of them are public persons, right? Public figures. Public figures sila. Bago tayo pumunta diyan, sa tingin ko maganda rin mag-refresher tayo kung ano ang libel.
Alright? Ito ho yung article. Na? Ito yung article sa Rappler. So, pagkatapos nating malaman yon, ito yung article sa Rappler. Nabasa ko, no? Bahagya lang. Basahin natin lahat. Tignan natin kung papasok ba yung libel, no? Title pa lang na, Willie Revillame hijacks Roque press briefing to promote charity GMA show. Pag ikaw, kunwari, no? Ikaw isang individual na tumitingin lang sa title o kaya dun sa mga clickbait, di ba? Ganun kasi ngayon eh, sa sobrang baba na ng attention span ng mga tao ngayon. Babasahin lang yung title tapos magre-react na, magko-comment na, di ba? Hindi na papanoorin yung video, hindi na babasahin yung buong artikulo. Katulad nito, di ba? Pero pagbabasahin mo nga naman, di ba, malisyoso ba? Nakakasira ba? No? Willie Revillame hijacks Roque press briefing to promote charity GMA show. In my opinion, no, yung hijack, it's a very strong word. No? Nakakasira nga naman. Di ba? Nakakasira siya. Hindi tamang gamitin yung hijack. Kasi hindi naman talaga siya yung parang pumunta doon, no? Na hindi na unwanted, ano, hindi siya yung pumunta doon na unwanted kasi tulad ng anong sinabi niya, nangyari yung press briefing na ito doon sa lugar niya. Ano, kasi if we talk of hijacking kasi parang yung pupunta ka doon sa isang lugar na hindi ka wanted tapos ano ba, paano ba paliwanag yun? Ite-take over mo. Di ba? Ite-take over mo yung isang particular na programa, no? O kaya yung i-hijack mo yung plane, i-hijack mo yung sasakyan, ite-take over mo siya. So, tinake over niya ba? Tignan ho natin, no? According to Pierre Ranada, o Ranada, no? Kasi Ranada yung pronunciation ni Sir Willie, eh, ni Kuya William. Sabi niya, Revillame vows to give jeepney drivers 5 million and plugs in show Wawa win during a government press briefing, sabi niya. Well, dito, di ba? Wala namang masama. Diba? Kasi sinabi lang na may press briefing, yun nga yung ginagawa ni spokesperson, no, Harry Roque. Tapos nag-plug lang siya ng show niya na Wawa win. Basahin natin. Presidential spokesperson Harry Roque's virtual press briefing on Friday, August 7 unexpectedly took on talk show vibes after television show or television host Willie Revillame seemed to barge into it to talk about his charity efforts and even plug his GMA show. Dito parang medyo ano na, medyo hater vibes na siya. Alam niyo yung hater vibes, yung pag-hate ka ng isang tao. Pag-hate ka ng isang tao, walang lalabas na magandang salita doon sa bunganga niya tungkol sa iyo. Parang yung hater vibes na si Pierre Ranada dito eh. Unexpectedly took on the show vibe, took on talk show vibe. Yung took tsaka talk, ano ba naman, took on talk show vibes after television host Willie Revillame, yan, nag-barge daw siya doon sa talk, no, doon sa press briefing. Tapos just as reporters covering the press conference thought Roque was wrapping up by thanking Revillame for the use of space in his building, Will Tower, Revillame himself suddenly walked into the frame carrying a chair, then he then placed beside Roque. Ang medyo ironic dito sa kanyang article, no, sa pag-deliver niya ng story, sabi niya, no, hijacked, no, kapag hijack mo yung isang particular na parang ganito, no, parang programa, yun nga, you will take over it. Pero pag titingnan mo dito, sinabi niyang ganyan, eh tapos na yung show, no, parang ira-wrap up na yung show. Diba? So siguro hindi niya hinijack yung show, parang inextend niya. Diba? Inextend niya yung show. Pero yung show nagpatuloy pa rin accordingly. Parang kunwari, if you will hijack a plane,
ikaw magko-control dun sa eroplano, hindi mo dadalhin yung hindi mo ano pang Tagalog, ang hirap talaga mag-explain. Ida-divert mo, English na lang. Ida-divert mo yung landing area ng plane, no? Kunwari, no, nasa eroplano kayo, i-hijack ng isang terrorist 'yon, imbis na magla-landing kayo sa Palawan, no? Pina-landing kayo sa Cebu. 'Di ba? So na-hijack yung eroplano kasi iba yung pinuntahan. Pero kapag kunwari naka-landing na kayo sa Cebu tapos sorry, saan ba yung sinabi ko? Ganda na lang, bansa na lang yung usapan natin. So may isang eroplano, yung eroplano pupunta ng Singapore. Pero dahil hinijack ito, pinunta sa United States, no, sa US yung eroplano. Ngayon, hijack 'yon. Pero kapag kunwari, yung eroplano papunta ng papunta ng Singapore, ano, papunta ng Singapore, tapos nakarating naman ng Singapore, ano, nakarating ng Singapore, tapos tinake over doon yung eroplano, hijack pa rin ba 'yon? Tapos kunwari wala nang tao kasi tapos na nga yung programa, 'di ba? Pero well, 'di ba? It's ewan ko. Your opinion is as good as mine, 'di ba? Sinusubukan ko lang na palawakin kung ano man ang meron dito kasi medyo parang hater lang kasi eh. Parang hater lang. Ano? Para in-extend niya, di ba? Pero sinabi niya, hinijack niya. So, parang medyo hindi kasi magandang pakinggan yung word na hijack. Ano? Tapos sabi niya, from his new position, he began asking his own questions to Rocky and his guest, Cavite Governor John Vicrimulya. Pinaliwanag kasi niya, ano, ni Kuya Will doon, no, ni Willie Villame, na inimbitan niya yon. Additionally, para rin makapag-ask siya ng questions. Kasi nga sinabi niya, 'di ba, na pinapunta niya rin doon yung mga ibang government officers, no? Government officials para magbigay liwanag doon sa mga bagay-bagay. So, I don't find anything wrong na kapag tapos na yung programa, tapos dahil nandun na sa lugar mo, no? You being a host, i-extend mo lang yung programa kasi you will take the opportunity to ask them questions kasi nandun na sila. Diba? So, what's hijacking about that? Diba? Is that really bad? Masama ba yun na pagkatapos na ng programa mo, hihingi ka ng konting oras para makapagtanong ka ng sarili mong questions? Parang pag kunwari, teacher ka, di ba? Yung isa kang teacher tapos meron kang particular na topic for the day, 'di ba? Tapos natapos na yung topic niyo, natapos na yung klase niyo. Tapos aalis ka na. Yung mga dumating na estudyante sa iyo, tapos nagtatanong sila tungkol sa ibang bagay bukod doon sa topic na napag-usapan niyo doon sa classroom. So ibig sabihin noon, hinijack niya yung klase niyo, hinijack nung estudyante yung klase niyo kasi tapos nagtanong siya. Ewan ko kung pareho lang, di ba? Pero, di ba? Para lang mag-isip tayo ng konti. Use your imagination, kumbaga. Di ba? Tapos sabi niya ito. Ito daw yung sinabi niya. Magandang hapon po, Pilipinas. Magandang hapon ho. First time ko na lumabas ng channel sa GMA. Pasensya na ho kayo. PTB4 naman ito at paglilingkod naman ito sa ating mga kababayan. Magandang hapon. Magandang hapon. Hindi ako politiko pero nandito ako para una magtanong bilang isang mamamayang Pilipino. Yun, magtatanong lang naman pala eh, 'di ba? Na-hijack ba 'yon? Tulad nga ng sinabi ko, 'di ba, parang estudyante na pagkatapos ng klase magtatanong sa teacher. Ito English lang na translation. Sabi niya, Revilla may then ask Rimulya about his policy on temporarily closing malls which violated quarantine rules and Roque about the loss of livelihood of jeepney drivers among others. Valid questions naman, di ba? Tapos the GMA host then promised to give 5 million to jeepney drivers who have resorted to begging in the streets. He even whipped out his checkbook to show he was serious. Yan. Di ba? Sobrang hater vibes na dito, parating na dito. Siguro nang sinusulat niya ito, kunot na kunot yung noo niya. Tapos, alam niyo na, yung mga haters niyo, ganun na, no? Hater vibes.
Ito yung sinabi niya daw, meron akong cheque dito na para alam ng tao, hinanda ko to, 5 milyon para sa mga jeepney drivers. Ngayon, ito ho, pangako ko, hindi ho ito pagbubuhat ng bangko dahil sobra ho ang pinagpala ko dahil I think sa industriya, ako lang naman yung may trabaho ngayon na live, sabi niya. Kasi ito ho si, ano, si Kuya Will, na, si Willie Revillame, ay kahit COVID ho, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang programa sa GMA7 tsaka online. So, parang hindi talaga naantala yung money making activities niya, no, yung source of income niya. The claim might not be far-fetched, sabi niya, as GMA's biggest competitor for viewership, ABS-CBN had gone off air last May or 3 months ago, leading to layoffs and salary deductions. The rejection of a new franchise for the leading television network came after Duterte's repeated threats to block their franchise renewal. Yan. So, hindi ko alam kung bakit nandito yan. Yung, alam nyo anong relasyon nung jeepney drivers? si Madam Pia naman eh, no? Ewan ko, di ba? Seasoned reporter na ho siya. Pero, honestly speaking, I'm not a fan of her. Hindi ko siya masyadong gusto kasi nakita ko nga yung atake niya sa kanyang reporting. It's very personal. Hindi balanced, no? Hindi balanced. Obviously, she is against the government. Di ba? Eh kung ikaw ay isang reporter, tulad nga ng sinabi ko, nagkaroon din naman ako ng marami, no? Hindi lang isa, maraming press conferences at nagkaroon din kami ng mga seminars kasama yung mga actual na practitioners sa media. At saka, ang tinuturo talaga sa amin, balanced reporting. Pero dito, makikita mo talaga na hindi na balanced reporting. Ano? Kasi, parang unang-una, no? Nag-clickbait siya. Tapos, yung mga kwento niya doon sa kanyang article ay hindi rin naman related. Pero kailangan maglabas ng ganito, pero hindi natin alam kung ano yung mission niya. Diba? Eh, tayo lang naman, patas tayo. Tulad nga ng sinabi ko. Pero, diba, hindi naman talaga kailangan yan dyan. Diba? It's incoherent. Walang, it's irrelevant. Diba? Irrelevant. Pwedeng bagong article lang yan. Bagong article yan. Pero dahil yung issue doon sa ABS-CBN na, eh, namatay na. Di ba? Ganyan. Pinupilit pa rin binubuhay siguro. Ewan ko kung ano yung purpose niya. No? Sabi niya, Revilla even promised more generosity, saying he may donate another 5 million next month and possibly every month after that. Ah. Di ba? Ano masama dun? Di ba? Okay naman yun. Okay naman yun. But he wasn't done. Yung tono nung kanyang ano yung kanyang klase ng pagsusulat talagang with feelings, no? With feelings. Hater vibes talaga. But he wasn't done. Hindi pa siya tapos, sabi niya. Revillame went on to promise 100,000 for the families of the Filipinos who were killed in the Beirut explosions last Tuesday, August 4. Di ba? That's nice. Ako, magka-clap ako doon eh. Hindi ako mag-hate. I will not hate. I will clap, no? Pera niya yan, tapos binibigay niya for charity. Diba? Tapos alam naman natin na legit yung pinagkakakuhanan niya ng pera. Hindi ito ninakaw galing sa gobyerno. Hindi ito laundered money. Diba? So, I think there's nothing wrong with that. Sabi niya, nagdudugo ang puso ko sa ating mga kababayan. I'm so blessed. Ito yung sinabi ni Willie Revillame. Napakabait ng Panginoong Diyos sa akin. Ako po ay may programa na nagbibigay din ng tulong, he said. No. Sabi niya, Rocky assured the audience that Revillame's check would go to their intended beneficiaries. Ito, ang may isang ano rin kasi, no? Merong provision sa batas na nakalagay tungkol sa extravagant spendings during times of crisis or calamities, ganon. O kaya yung magyayabang ka, no, kung yung magyayabang ka during times of calamities or times of tignan ko ho yung ano, yung actual na ano
actual na provision ng batas, ano? Ito, sabi niya. Thoughtless extravagance in expenses for pleasure or display during a period of acute public want or emergency may be stopped by order of the courts at the instance of any government or public charitable institution. Yan. Article 25 of the Civil Code, of the new Civil Code. Yan ho yung thoughtless extravagance. No? Pwede ba nating i-consider na thoughtless extravagance yung ginawa ni Willie Revillame? Kasi parang ang pinapalabas yata nila, parang uy, nagyayabang siya na marami siyang pera, tapos naglalabas pa siya ng cheque samantalang yung mga tao ay nagugutom, diba? Samantalang yung mga tao ay walang trabaho, sinasabi niya meron akong trabaho na kumikita ng maayos. Diba? Papasok ba ito sa thoughtless extravagance, no? Unang-una, no? Dapat, no, yung extravagance mo, expenses for pleasure, no? Or display during period of acute public want. Ito naman ang ginagawa niya, kung bakit pinapakita niya yung pera niya para ibigay o para mamigay. So, paano ka mamimigay ng pera kung hindi mo ipapakita yung pera mo? Ano? So isusuksok mo doon sa ano? Isusuksok mo doon sa ilalim ng upuan, ganun, no? Kung magkatabi kayo. Kunwari si Harry Roque, nandoon doon sila, magkatabi sila. Tapos yung cheque niya, huwag niyang ilalabas. Bunutin niya lang yung cheque niya, isulat niya secretly, tapos isuksok niya doon sa ilalim kay Harry Roque. Ganon siguro, no? Pero syempre, hindi ito yung thoughtless extravagance na sinasabi doon sa Article 25 ng Civil Code. Ano? Kasi hindi naman siya nagmamayabang. And the spending is not for luxury. Ito yung spending na ginagawa niya is for charity. Eh kung nag-expend tayo sa charity, mas malaki, mas maganda. Ano? And it's not thoughtless. Kasi tignan mo, nag-iisip nga siya para doon sa mga kababayan natin na naghihirap. Diba? Kasi pag nakita nyo yung mga jeepney drivers kasi natin, sila ho ay napaka-apektado rin. Kasi especially, bumalik na naman itong ating MECQ, hindi na naman ho sila bumabiyahe. Diba? Eh, kukunti na nga lang yung kinikita nila, hindi pa sila makapagtrabaho. So, diba? It's actually very thoughtful. Diba? It's very thoughtful of him. Okay, ito. Tignan naman natin. Ito, sabi niya, banter in a formal press briefing. Banter, naglokohan daw sila. No? Sabi niya, Roque tried to wrap up the press conference but was again interrupted by Revillame, who could not help one last jab at his companions, particularly Remulla, who was sitting at the other side of the table. Sabi niya, Governor, hindi ka ba natatamaan? Nagbibigay ako ng cheque. Diba? O parang pinapalabas nila na nagyayabang siya, 'di ba? Said Revillame. Tapos sabi ni Remulla, Remulla said he earns only 150,000 a month and thus could not afford to be as generous. Ngayon sinabi ni Revillame, nako, bibigyan na rin kita ng cheque. Sabi niya kay Remulla, kay Governor. Yeah. Tapos sabi, meanwhile Roque tried to have the last say, teasing Remulla that he's not as strapped for cash as he makes himself appear. Wow. Ewan ko kung sino pinapatamaan niya dito eh. Ang nakikita ko, base doon sa kanyang title, ang pinatatamaan niya ay si Kuya Will, si Willie Revillame. Pero pag binasa mo na dito sa kanyang body ng kanyang article, eh halo-halo special na. Ano. Pero alam nyo, ano naman to eh. Kasi she hates the government and she's very vocal about that. Kaya hindi niya maiwasan na lumabas yung mga ganon doon sa kanyang mga write-up. Ano? Tapos sabi niya,
Ito, tumalon. Hindi po maraming pera yan. May binentang lupa yan. Alam ko po kung saan yung binenta ng lupa, said Duterte spokesman. Yun. Sinabi ni ano, kasi ito nga yung banter na nila, yung parang nagbibiroan na sila. Tapos sinabi ni Harry Roque nga na marami daw siyang pera. Yan, before the press briefing was over, Revilla may managed to promote a segment of his GMA show, Tutok to Win, sa Wawa Win. Sabi niya, mamaya po, Channel 7 po, 5 to 6:30 tutok na kayo dahil 100,000 ang bibigay ko sa Shopee Shake, said the TV host. Yan. Ito na siguro yung sinasabi niyang hijacking. No? Pero, di ba, tapos na yung programa eh. The program served its purpose. No? So, ano ang na-hijack doon? Na-extend lang siya. Kumbaga, meron siyang addendum. Di ba? Parang ganun. If you will, di ba? Si Willie Revilla may kaya, if you will. Tapos ito, Roque's press briefings carried the seal of the office of the presidential spokesperson, which is under the office of the president. Yan. The office of the president represents the Philippine government and all programs and initiatives done in its name are paid for and done in the name of the Filipinos. O yan, ito na. Dito na siya nagiging, ano, nagiging, rabid na siya, no? Matapang na siya dito. Dito niya, linalabas niya na yung kanyang totoong pakay doon sa pagsusulat nitong article na ito. Ano, parang sinasabi niya na nung nag-appear, o yung ginawa nila na yon eh hindi ayon doon sa dapat nilang gawin doon sa press briefing kasi nga tayo ang nagbabayad doon sa press briefing na yon. Sabi niya, di ba? Roque, however, has been quick to show his gratitude to Revilla May as the celebrity had allowed the spokesman to use rooms in Wheel Tower for his press briefings during the pandemic. Yan. So, parang ayaw niya yata na dahil, hindi ko alam kung binayaran o hindi, ah, yung Wheel Tower, kung binayaran ng gobyerno o hindi. Pero tulad ng sinabi ni Willie Revilla May doon sa kanyang pananalita, parang hindi yata binayaran. Pero if you know, no, pakisabi na lang. Parang ang nakalagay dito, parang sinasabi niya, nabayad ka naman, ba't mo pa sasalamatan? Di ba? Ba't ka magte-thank you? Bakit ka mag-show ng gratitude? Pag ako, bumibili ako ng something kay ate, no, doon sa tindahan, magte-thank you ako at saka magte-thank you din siya kahit binayaran ko 'yon, no? Hindi ko alam kung hindi dapat mag-show ng gratitude kung merong kapalit yung ginawa. 'Di ba? Pag bumibili ka ng something, kunwari, 'di ba? May online seller, bumili ka sa kanya, tapos nag-thank you ka sa kanya, hindi ba tama na mag-thank you ka sa kanya? Kasi nga may nangyaring transaction o kaya may nangyaring maganda sa inyo. So hindi ko alam kung anong tinutukoy dito ni Pia, no, Aranada. Tulad ng sinabi ko, napaka-hater vibes lang nito eh. No? Sa tingin ko, sobrang hater lang siya talaga na clouded na yung utak niya na pati yung pag-thank you mo sa isang tao na nag-extend ng accommodation sa'yo, titiray mo pa rin. No? The usual venue of Roque's press briefing, the new executive building, remains closed for disinfection after staff there tested positive for COVID-19. Diba? Oh, may dahilan naman eh. Kaya hindi sila nakapunta doon. Diba? So sabi ko nga sa inyo, parang hater vibes lang itong sinulat na ito. Ngayon, ang tanong dyan, no? Is this libelous? Sa akin, mukhang hindi eh. Siguro borderline, arguably, no? Arguable. Pwedeng i-argue, pero parang sa akin, parang hindi. Kasi unang-una, both of them are public figures. Tapos hindi naman siya talagang hindi naman talaga siya straight to the point. Pero makikita mo lang yung hate doon sa buong article na yon. Siguro hate niya si Willie Revilla May, hate niya si Harry Roque, hate niya yung president, kaya it shows doon sa article niya. Ang pinaka hindi maganda sa tingin ko dito ay yung title. No, yung title niya. Kasi ewan ko, pero ganyan kasi ang uso ngayon eh, no? Clickbait. Tapos itong Rappler na ito, no, itong Rappler na ito, kasi by the time Rappler was established, no, tingnan natin kung ano yung ano nila, no. Hmm.
Kailan ba na found itong raptor na ito? Ang alam ko nauna akong ano eh. Nauna akong January 2012 lang sila. Na found. Nauna akong nagtayo ng website. Eh matagal na kasi akong web developer noon. So nung ginawa ko yung batas natin. Actually, hindi lang batas natin yung website ko noon, ang dami-dami. So I managed about 50 personal websites noon, mga real estate, kung ano-ano. Tapos gumagawa rin ako ng websites para doon sa mga kliyente ko. Tapos lumabas itong Rappler na ito. Naging sikat itong Rappler dahil doon sa mga clickbait nila na titles. Tapos doon sa mga news nila na very partial. Kaya naging sikat sila. No, kaya naging sikat sila. Nalaman ko na lang eventually na isa pala silang na media pala sila o kaya isang news agency. Nagulat ako. Akala ko vlog lang dati, no. Tapos ganun nangyari. Anyway, no. Sa tingin ko hindi gaano kasi pag titingnan niyo yung ano, no. I want to know your opinion about this, ano. Yan. Basa nga tayo dun sa comments. Tsaka yung ano pala habang hinahanap ko 'yun, yung mga comments nyo. Yung ating 10K special, i-announce namin yung schedule pag nag 10K na tayo. Tapos magpapasalamat din ho ako kay Marlon Mangibin, ano. Siya yung naglagay ng timestamps doon sa latest na live video natin na ni-upload sa YouTube. Tapos bukas ho sana matapos na, no. Pinarts ko na yung isa sa live stream natin kay Makagago. Tinanggalan-tanggalan na ng mga unnecessary parts na para mapanood na lang. Ang pinag-iisipan ko ngayon, ano kaya, tigti 10 minutes kaya o kaya tigti 20 minutes? Kasi ang hiling nila para daw madaling panoorin. Yan. Eh, saan na yun? Alright, yan. Okay, dito. Basa tayo ng ano. Yung mga nasa Facebook ko, no, baka hindi ko humabasa yung mga yan. Dito ko kayo sa YouTube at dito ko kayo mag-comment para masagot ko yung mga tanong nyo. And si Mama Bear, wow, sunod-sunod. Siya yung number one. Yan. Si Arche Ubano, yan. Hello po sa inyo. Good morning. Si Paupay, yan. Magandang gabi sa iyo. Si Ninong, shoutout sa iyo. Si Arche, watching while eating, kain po. Salamat po. Si Romery Asuncion, good evening attorney and everyone, thumbs up done. Si Jasmine Ebal, yan. Good evening sa inyo. Si Marivic Abril, good evening din. Romel Asuncion, magandang gabi attorney at sa lahat ng kabatas natin. Yan. Salamat sa lahat. Sa inyong lahat. Yan. Si Paupi, may bago na namang vid si Doc Adam attorney. Maganda din panoorin. Naalala ko si DJ Luño eh. Oo nga, no? Napanood ko rin kanina pero hindi ko natapos kasi nung nag-upload, clinic ko lang tapos may ginawa akong iba. Siguro papanoorin ko ng buo mamaya. No, napanood ko ngayon tungkol sa mga nagbibigay ng mga false na information about COVID-19. Magandang panoorin din ho 'yon, no. Tsaka nakakatawa pa. No, nakakatawa pa kaya magandang panoorin. Iniisip ko nga eh, may krimen din kasi na ganun eh. Yung na-commit ni DJ Luño noon, yung pagkakalat ng false news, no. Yung noon yung bayanihan to heal as one act, no. Yun yung na-violate niya noon nung ginagawa niya yun. Si Okumat Suzuki Takashika. Good evening attorney, pa-shoutout po. Yan na-shoutout na kasi. Si Aryam. Yan, good evening sa'yo. Si Maricel San Miguel, good evening. Si Grepe,
Griffel Ortadillo, good evening din sa'yo. Si Zali Lerio, yan. Blessed evening din sa'yo. Si Nenes Paz, yes, kahit sira LCD ng phone ko, nanonood ako. Yan. Salamat po, no? Salamat. Salamat sa tulong niyo sa ating community. Si Russell Ordanez, gandang gabi. Si Jeffrey Tabuso, yan, good evening sa'yo. Si Pau P, yan. Si Pia na naman. Ang dami nga niyang ano eh, di ba nagtitrending siya. Pero makikita mo kasi talaga yung fire sa kanya, no? Yung fire doon sa kanyang ginagawa. No? Si EDM Anora, good evening sa'yo. Si Miss July Morning, gandang gabi sa'yo. Russell Sirot, good evening. Gandang gabi. Si AL, no sound? No sound ba? Oh shoot, really? Check, check. Wala akong sound. Check. Meron naman, meron ako sa ano. So focus right. Wala ba akong sound? Sandali, no? Tignan natin. Present attorney, I am not a big fan of Mr. Rebillame, but can we just be thankful on his effort to help others? And then, hindi ako nabasa dito. Check your audio daw. Wala ba ako? Wala pa rin ba? Ah, meron naman daw. Yan, yan. Thank you, thank you. Aba ka kanina. Ewan ko. Aba kayong kay Revilla, may ang walang sound. Pero dito lumalabas. Anyway. Ito si, ano, si Ayona Puno, good evening sa'yo. Si Marisol Gloriano, yan. Tama po, mali yung ginamit na word ni Pia, di ba? Kasi clickbait eh, di ba? Yan ang uso ngayon eh. Clickbait. Si Ramon Domingo Virey, yan. Thank you for being here. Si Aliyah Bao, Tamsakdan, good evening, Attorney Libayan. Yan. Ito si Jake Gomez, yung binabasa ko kanina. I am not a big fan of Mr. Rebillame, but can we just be thankful on his effort to help others coming from his pocket? Di ba? Oo nga eh, di ba? Why the hate? Diba nagbigay siya? Hindi naman, at saka si Willie Rebillame, hindi naman kaduda-duda yung kanyang personality na. Hindi kaduda-duda yung kanyang kinukuhanan ng pera, ano? Yan si Jensen Blanco, personal opinions cannot be used for unbiased reporting. Totoo yan, no? Yan. Pero ngayon, iba na eh. Iba na yata yung standard na binibigay sa mga newsmen, sa mga media men o media women, kasi parami ang mga tao na nagre-report na ganyan. Ganyan nga nadali yung ABS-CBN eh. 'Di ba? Ganyan nadali yung ABS-CBN. Pero naunang nadali kasi itong ano, Rappler. Si Jasmine Eval, maybe newbie pa si Pia sa pagsusulat ng news article. Also baka naman minadali ang pagsusulat, hindi na nabasa ng editor ito. Sa tingin ko hindi siya newbie. No, sa tingin ko hindi siya newbie. At saka ano eh, maayos yung position niya sa Rappler. Maayos yung position niya sa Rappler kaya meron lang talaga siyang ano, meron lang talaga siyang pinaghuhugutan, no. Meron siyang pinaghuhugutan. Oh, ito si ano, si Ezio, 'yan. Attorney, Article 24 ata ng NCC. Yan. You know, ano, nakita na natin kanina. I think it's Article, ano yan? Nakalimutan ko na naman. Anyway, nasabi ko na kanina, no? Yan. Actually, it's 25 yan. 25. Article 25. Yan. Hindi ko talaga minememorize yung mga number-number na yan eh, kasi nalilito ako. Medyo ano kasi partially, ewan ko, kung babasahin ko yung mga numbers, most of the time, most often than not, yung pinakahuling dalawang numero na babaliktad ko. Yan. Kaya pati pag nag-enter ako ng ano ang pinapa-enter ko, si Attorney Magalong. Tapos pag nagbabasa rin ako, minsan nauuna yung binabasa ko doon sa susunod na word. Kaya pag nagbabasa ako out loud, nagpagsasama ko yung mga letra-letra doon. Ah, saan daw tayo? Yan. Thank you, Esho, no?
si Esha rin, ating resident law student. Si Ariam, sabi niya, for the sake of constructive commentary, not on legal terms, Pierananda of Rappler magnifies on the bad side of anything with regards to the government and GMA network kasi si Willy nga yun. Yeah. Obvious naman na yun eh. Pati dito sa ganyan na nangyari. No? Si Winston Alcantara, na-late ako. Sabi, okay lang po. No? Si Esha Francia, ay mali ng citation 25 pala. Okay lang. No? Ganun talaga. Yun ang dahilan, Esha, kung bakit hindi ako nagbabanggit ng citation kapag hindi ako sigurado. No? Ang alam ko lang, ang kabisado ko lang, 90-62, ganyan. Yung 7160, 7610, di ba? Tingnan mo, hindi ko pa matandaan. Hindi ko nga alam kung ano yung yung revised penal code, no? Kung ano Republic Act. Hindi, wala eh. Mahirap talaga pag ganoon. Nakakalito kasi. Mas maganda yung mga principles na lang i-memorize kaysa yung mga numbers. Ito si Aika, I think the point here is Ms. Pia Rañada is that it is a press briefing and it has a structured flow, yan. Aika, tama naman, no? Press briefing yun eh, and it has a structured flow. Pero pag nakita mo yung sa reporting ni Pia Rañada, tapos na yung press briefing, no? Kasi ira-wrap up na dapat ni Harry Roque. Kaya lang, sumingit itong si Willie Revillame. Yun yung sinabi niya, no? Based on her story. So even if we consider only her story, diba? Even if we consider only Pia Rañada's story, yung press briefing, hindi pa rin naapektuhan. Kasi natapos pa rin yung press briefing, nairaos pa rin yun na maayos, pagkatapos siningitan yun, no? Tapos siguro iisipin nila, itong si Willie Revillame, no? Nung pre-promote niya, no, yung kanyang yung GMA at saka yung kanyang show, no, yung Wawawin ba yun? Tutok to Win, 'di ba? Parang para mag-gain siya ng parang followers, 'di ba? O kaya mag-gain siya ng wider audience kung saan ipro-promote niya yung kanyang mga show. Siguro parang nag-take advantage siya ba? Pero ito rin ang isipin natin, no. Sa tingin ko, mas maraming nanonood ng GMA 7 kaysa PTB4. Tsaka si I'm sure, no, mas maraming subscribers, mas maraming followers itong si Willie Revillame kaysa yung Malacañang, no, yung Malacañang ano bang page nila? I-Google ko nga na lang para makita natin, no. Ito. Yung RTV Malacañang. Yung RTV Malacañang may 197,000 subscribers. Yung Wawawin may 4.9 million subscribers. 'Di ba? Yung GMA mas maraming nanonood doon kaysa PTV4. So kung ang purpose ni Willie Revillame para i-hijack, para ma-reach ang mas maraming audience, sa tingin ko hindi niya ma-achieve yun, no, successfully, kasi nga mas malaki naman siyang reach. Parang si Kong TV pupunta sa akin tapos i-hijack itong aking online, itong aking live broadcast, no, tapos sasabihin niya manood kayo sa Kong TV. Parang hello. No. Anong klase yun? Most likely, lahat kayo kilala nyo si Kong TV, di ba? Siguro may mga ilan-ilan na hindi. Di ba? Ako nga, hindi ko nga alam kung anong channel yung... Siguro nasa channel 4 pa ba yung PTV4? Depende kasi sa cable eh, no? Depende sa cable eh. Hindi ko alam kung anong channel yung PTV4. Di ba? Minsan kasi, awan ko. Pero hinapunto ko, 'di ba? Mag-hijack ka na lang ng isang show, yung pang maliit lang yung reach. Diba? Hindi ka na pumunta dun sa mas malaki. Barya-barya lang ho yung 197K doon sa
4.9 million subscribers ni Willy Revillame para, no, para sabihin o akusahan pa siya na siya yung nagpo-promote siya doon para magkaroon ng ground yung kanyang ano, public service na ano, na show. Public service show ba 'yan? 'Di ba? Okay, ang kanyang game show. Ano? Ito si Azuki Kuriyami, late ako sa klase. Okay lang 'o, no. Si Hi, I'm Scripture, pagka Filipino nagsasabi ng salamat kasi nagpapasalamat ka. 'Di ba? Oo nga. At hindi naman masama 'yon, 'di ba? Magpasalamat ka. Parang sasabihin mo salamat. Si Lolo Burworks, base sa report attorney, free lahat 'yon. As in lahat inasikaso ni Willie para maidaos ng maayos. Oh, 'di ba? Ba't hindi ka magpapasalamat? Tapos sasabihin mo pa na ginastos ito o gumastos dito yung gobyerno doon sa venue. For sure, yung sahod ng mga nandoon, nagastosan. Dapat lang nagtatrabaho yung mga tao eh. Pero dahil libre yung venue, dapat naman, 'di ba, magpasalamat ka. Anong masama kung magpasalamat ka? Yan kasi kapag hater tayo, no? Minsan kapag hater tayo ng isang tao, hindi na tayo nagiging critical sa pag-iisip. No, doon na lang tayo sa lugar kung saan pwede nating hilain yung mga tao pababa. 'Di ba? Kaya yun din yung sinasabi nila na kapag ikaw ay magtatayo daw ng negosyo, usually yung mga tao na magsasabi sa iyo na hindi magiging successful yan, yung mga kamag-anak mo daw. Tapos yung magiging mga unang customers mo daw ay yung mga strangers. Kaya you owe it to the strangers daw, sabi nila. Pero case to case basis naman yan. Hindi naman lahat ganun. Ito si Esio De French. Attorney, I think it is not libelous pero halata na may mali. Medyo masama yung taste pero not that defamatory or scandalous per se. Yeah. Tama, no? Esio, I agree din, no? Hindi ganun eh. Kasi the way it was, it was delivered, no? The way it was written, hindi nga. Ang pinakamatindi lang sa tingin ko talaga doon yung clickbait na title, no? Yung paggamit ng term na hijack, no? Hindi tasteful yun, no? Hindi maganda na gamitin yung term na yun. Si Adrian Discaya, 2 years na po ako sa company pero di pa rin ako. Ito, meron tayong tanong. Pero di pa rin ako nare-regular under agency pa rin ako. Legal po ba yun? Tapos may kasamaan din po ako. 10 years na pa rin po. Di nila nire-regular. Legal din po ba yun? Ito, Adrian Discaya, ano? Pag ganyan, may agency kayo, ang employer nyo ho ay yung agency. Ibig sabihin, no, regular na kayo doon sa agency. Isipin nyo itong senaryong ito. Kunwari, yung mga security guards natin. Ano? Yung security guards natin, meron silang agency. Yung agency nila, i-deploy sila doon sa mga lugar kung saan sila magtatrabaho. Kung sakali, kunwari, sa mga malls. Sorry. Kinakabag ako. Kunwari, sa mga malls, di ba? Pupunta sila doon. Ang employer ba nila, dahil naipesto sila sa mall, eh yung mall, hindi po. Ang employer pa rin nila ay yung kanilang agency. Kaya kayo, Adrian Discaya, ang inyong employer ay agency. Tapos sabi sa batas natin, no, kapag nagtrabaho ka ng more than 6 years sa isang kumpanya, automatic, no, kayo na po ay regular employee. Kaya kayo, ho, no, yung kaibigan nyo na 10 years at saka 2 years, you are already regarded, no, o tinuturing na kayo ng batas na regular employees ng inyong agency. Pag regular employees na kayo ng agency, lahat ng benefits ng isang regular employee dapat ina-afford na sa inyo o dapat natatanggap nyo na. Dapat may SSS kayo, 'di ba, lahat ng mga 'yon, SSS, PhilHealth, ganyan, no. Syempre, dapat nagbabayad kayo ng tax. Dapat meron kayong service incentive leave. Ano? Kasi ang service incentive leave natin, after 1 year, entitled ka na doon. Tapos, syempre, 13-month pay. No? 13-month pay. Tapos, hindi ka basta-basta dapat tanggalin. No? Dapat yung just and authorized causes para matanggal ka. Ano? Regular na ho kayo. So, pag ginawang kayo ng hindi maganda, pwede kayo mag-file ng kaso as a regular employee already. No? Itago nyo lang ho yung mga ebidensya nyo na 2 years na kayo dyan.
yung payslips nyo nung unang panahon at saka ebidensya, kunwari yung employment contract nyo na sinainan nyo 2 years ago pa, para pag nag-file kayo ng kaso, eventually mapapatunayan nyo yung tenure o yung haba na ng inyong pag-stay dyan sa tinitirahan nyo o pinagtatrabahoan nyo, sorry. Ito si Hi, I'm Scripture Attorney. Meron po kayong site for different types of laws. Alam nyo, meron ho akong ginawa yun noon, yung laws.batasnatin.com. Kaya lang panay nahahack ho eh. Tsaka ang bigat sa ano, sa bandwidth. No, pero yung batasnatin.com, yun ho yung ano, yun ho yung existing ngayon. Andun din ho yung mga different types of laws. Pwede ho kayong mag-search doon. batasnatin.com. Itong si Aika, masyado lang malakas yung word na hijack. Pero kung ang sinabi ni Willie yung pagpo-promote ng show niya, I think hindi rin naman talaga tama na tama sa press briefing. Yun, opinion ko lang naman po. Yan. Yan. Alam nyo, syempre, we value your opinion. We value your opinion. Pwede nga off yun. No? Pwedeng off yun. Yung ginawa niya na pagpo-promote doon sa show niya. Sa tingin ko, parang naging ano niyan lang yun eh. Naging standard. Anong tawag doon? Parang mannerism. Parang nasanay lang siya na ganun yung ginagawa niya. Kaya nag-promote siya. Pero pag titignan mo, tulad nga ng sinabi ko, ba't ka doon pa mag-promote sa mababa naman yung reach? No? Sino naman ang... Alam mo, ako nga, no? Gustong-gusto kong manood ng press briefing. Kaya lang, ang ginagawa ko na lang, inaabangan ko na lang yung mga buod. Yung mga summary dun sa press briefing. Yan. Ito si Clint Beam Kilop, nawala ata audio. Ba't ganun? Pero meron ako eh. Yan. Wala. Tsaka as a media student dati, clickbait is just some sort of marketing strat, arguably attorney, borderline libelous. Yan. I agree with you. Oh, borderline nga, no? Aika, nawawala talaga audio ni attorney pag pinapakita niya yung sa libel. Ah, oo nga, no? Oo nga, kasi doon sa... Pero ba't ganun? Dapat meron yun eh. Oh! Sorry, oo nga. Wala nga yung audio doon kasi hindi ko na-enable doon eh. I'm sorry. Dibale, ayusin ko yung next time. Ito si Ben Adams, max na 20 minutes sir, hire ka ng editor sir, sabi niya. Yun nga ang gusto kong gawin. Actually, gusto kong mag-hire ng editor at saka webmaster, no? Matagal ko nang gustong gawin 'yon, kaya lang mahirap kasing maghanap ng maayos eh. Praying Mantis, sabi niya mga 20 minutes 'yan. 15 to 20 minutes mas okay attorney. Sige. Si Henry Adornado, metalhead si sir, sabi niya. GM Dodds Daddy, sabi niya, attorney, may nakalagay po ba sa mortgage loan na bawal pong ipa-assume sa iba ang sasakyan kung ito ay hindi pa po totally fully paid sa bangko? GM Dodds Daddy, wala hong batas na ganun na bawal ipa-assume yung mortgage sa ibang tao. Ano? Kasi meron tayong provision sa batas kung saan sinasabi, natawag na novation, kung saan na pwede mong palitan yung isa doon sa mga parties sa isang kontrata, no? Innovate yung parties, isa sa mga parties. Valid ho yun. Pero ang kailangan lang eh mag-consent yung original parties. Ano po? Kung ayaw mag-consent, ganito ang nangyayari dyan, no? Ganito ang gagawin nyo. Pag kunwari, no? Yung isa, may sasakyan, tapos sinanla niya, no? Nakasanla. Ngayon, nung nakasanla na yan, hindi niya na mabayaran, di ba? So, para hindi marimata, sasabihin niya dun sa isa, saluhin mo na lang. Di ba? Sasabihin niya ganyan. So, kapag, kunwari, lumapit sila doon sa pinagsanlaan nilang bangko, tapos sabi niya, hindi pwede. No? Hindi pwedeng innovate o palitan yung tao na nag-mortgage. Alam niyo ang gawin niyo? Yung transaction na lang, kayo sa inyo na lang na dalawa. So, ang gawin niyo na lang, no, kahit nakapangalan pa rin sa iyo, gumawa kayo ng kontrata, deed of sale, kunwari, no? Kasi sa inyo pa rin naman yan eh. Property nyo pa rin yan. Deed of sale, ibenta nyo na sa kanya, tapos kapag ayaw tanggapin nung banko yung bayad na galing sa kanya, kayo lang ang magbigay. Diba? Kung nagbabayad naman kayo, kahit saan galing yung pera, hindi naman nila tatanungin yun. So, yun na lang ang gawin nyo. Kasi sa mga motor, may mga na-encounter kami na ganyan eh. Kesa magkaso ka pa, hindi naman bawal.
Pero kaysa magkaso ka pa, gawa mo na lang ng paraan. So, yun ang paraan. No? So, yun ang sinasabi ko sa kanila. Kasi kakausapin nila, yung kunwari, sanlaan nila, sabi nila, hindi pwede na mag-assume yung isang tao. Ikaw yung kausap ko, ikaw lang yung gusto kong nandito sa mortgage natin, sa chattel mortgage natin, sabi niya. Ganun ang gawin nyo. No? Ibenta mo na sa kanya, tapos yung pera, ibayad nyo lang sa kanya. Hindi naman tatanungin kung saan galing yung pera. Ang importante, nababayaran yung mortgage. Ito si Daniel Faradal, compressed to 10 minutes video lang, attorney. Yung ginawa ko, 10 minutes eh. Siguro, yun. Around siguro 15 yan. 15 minutes. Ito si J.R. Del Mundo. Good evening, attorney. Makikibati naman ang mga kaibigan ko sa Team Delos, sa Pro 4A. Mabuhay po. Yan, mabuhay po kayo, no? Team Delos daw sa Pro 4A. Pro 4A. Lester, shoutout sa'yo. Si Clark Joseph Lysico. Good evening sa'yo, si Aika, isang Enter Sandman naman po dyan. Hindi ko na rin alam tugtugin nyo mga yon. Alam nyo, simpleng-simple na lang yung mga tinutugtog ko ngayon. Tapos mga doodling lang, no, para hindi ko makalimutan yung mga skills doon sa gitara. Yun lang ang ginagawa ko. Pero yung mga memoryado kong kanta noon, nakakalimutan ko na yung iba. Yan. Siguro intro na lang, naalala ko, pero yung buong kanta hindi na. Si Cheryl Uyan. Good evening, attorney. Abangan nyo yung ano, yan. Abangan nyo yung 10K special natin na meron si attorney Magalong. Ang gagawin natin doon, ano, walang legal na tanong. Ano, hindi namin sasagutin yung mga legal questions para naman bago. Ano, puro, ano lang, kung ano-anong katanungan lang, except legal questions. So, you can ask personal questions. Tapos, lalagyan natin ng konting, music. No, yung music para may silbi naman yung mga gitara sa likod. Pero baka acoustic yung tutugtugin ko. Tingnan natin, no. Ah, nasaan tumalon na naman? Si Cheryl Uyan, good evening. Si Lolo Burworks, magiging habit ko na manood sa'yo, attorney, mas makabuluhan kaysa mga toxic na balita. Alam nyo, ngayon, no, ngayon, yung balita pare-pareho lang eh. Kaya nga pag kami rin ni Attorney Magalong, nanonood kasi kami ng balita pag 6:30. Pag tinitingnan namin, parang yung balita kahapon, yun din lang eh. Hindi na namin napapanood. Yan si Lolo Burbers, meron sound po kanina lang sa grit na wala. Sayang yung mga explanation ko kanina doon sa ano. Ah, alam ko nang gagawin ko. Ay, pero masyadong mahaba. Kasi yung audio nito, nandoon sa Facebook eh. Meron sa Facebook kasi hindi nagbabago yung sa Facebook. Pero dito wala. Yan nga oh, yung libel pag lumalabas. Kasi hindi ko napalitan yung ano, yung source, yung audio source. Ito si Aika, wala naman yatang newbie sa Malacanang Press Corps. Oo nga. Pero si dati, ay oo nga. No. Dati ano eh, tinanggal si Pierre Añada sa Malacañang Press Corps, di ba? Naalala ko 'yun eh, tas galit na galit sila. Si Wesley Joe Cruz. Attorney, pa shout out 600 Airbase Wing Sergeant Cruz here watching. Yan. Sergeant Cruz, no, tsaka yung buong 600 Airbase Wing. Yan. Ano sa inyo? Salute. Snappy salute. Si Clint Beam Calliope, di po ba damay ang Rappler kung sakaling sampahan ng kasong libel si Rañada? Malamang ano, pwede silang madamay kasi sila yung nag-publish eh. Malamang pwede silang masali. Kasi dumadaan naman sa mga editors yan eh. Si John Ray Binotero, pero sa code of ethics po ba ng isang reporter, ayos lang ba maging bias dahil may emotion involved? Hindi ako familiar sa mga ganyan kasi hindi ako mascom, sabi niya. Dapat ho wala, kaya nga unbiased reporting eh. Pag news reporter ka talaga, news, no? Pag news talaga, ano dapat, no? Fair lahat. Pag news nga, bawal na ikaw yung parang source mo yung sarili mo. Di ba? Pero pag, nagtataka nga ako ngayon eh, di ba? Maraming news reporter ngayon, ang source nila, sarili nila. Tapos, marami rin news reporter ngayon, ang source nila mga unknown na tao doon sa comments, 'di ba? Nakakatawa.
That is very unethical naman. 'Di ba? Kukuha ka doon sa mga comments ng mga magbo-bolster, no, o magpapalakas yung punto na tinatago mo doon sa puso mo na gusto mong ipalabas kahit hindi ito tama. Para la, kasi syempre sa dami ng nagko-comment, sabihin mo na 1,000 comments, meron at merong comment doon na yun ang gusto mong sabihin, pero hindi mo masabi kasi nga hindi mo pwedeng maging source yung sarili mo pag ikaw ay isang newscaster, ano, o news reporter. Ngayon, pag ganun ang nangyari, ang gagawin nila, kukuha sila dun sa mga comments, tapos yun ang ilalabas nila. Pansinin nyo, no? A person in the name of blah 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 commented, tapos ilalagay nila. Tapos lahat ng mga pabor doon sa gusto nilang side, yun lang ang kukunin nilang comments. Hindi nila kukunin yung mga comments doon sa kabilang side. Maraming gumagawa ng ganun ngayon. It just art, sabi ni Rapplers are but hurt hecklers. Mula noon pa eh, pero naging sobrang-sobra silang ganyan nung talagang na-cancel sila. Na-cancel yung kanilang ano, personality as media. No, legitimate media. Ngayon vlogger na lang ulit sila. Si Clint Beam Kilope, sabi niya, baka nga mas madami manood ng press briefing dahil kay Willie. Oo nga, no? Diba? Maganda rin na ano yun. Hindi ko nga naisip yun. That is actually good, no? Diba ganun ang ginagawa nila? Pag merong mga events yung gobyerno, dahil alam nilang hindi pupunta yung mga tao, magdadala sila ng mga artista. Kasi for sure, mas maraming fans naman yung artista kaysa kay Harry Roque, diba? That's good. Consider liking mismong video, more power attorney. Oo nga, no. Palike naman pala yung video. Tsaka sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe sa atin, mag-subscribe ho kayo. Ito si Cecily Amparado, mas marami itbulaga, 17M 'yan. Siguro pag pumunta si Willy doon sa Itbulaga, malamang hijacking 'yon. And hindi naman hijacking, no. Parang ano, nagte-take advantage siya para i-promote yung kanyang show. Kasi for sure, no, mas kilala ang Itbulaga kaysa yung show ni Kuya Will. Si Lotlot Pasete, hello, good day, Anthony, I'm back. Hehe, busy kasi lagi yan. Okay lang po, basta panoorin nyo lang. Susubukan ho naming putulin para yung mga busy makapanood ho sila ng kahit paunti-unti. Ito si Outsell Wisdom, can a government employee express his or her grievances in the form of an email to senators? Kasi ang alam ko, hindi pwedeng mag-engage yung government employees sa isang partisan activity. What about emailing the Senate to raise an advocacy and government employee ka? Will you be charged administratively? Yan. And lastly, how do you study Oblicon? Doon kasi ako nahihirapan talaga. Alam mo, Oblicon, nadalian ako dyan. Hindi ako masyadong nahihirapan dyan sa Oblicon na yan. Ang ginamit kong libro pa dyan, yung libro ni Cruz na pang college, yung blue. Ewan ko kung yung pa rin ngayon eh, pero yun lang ang ginamit ko. Yung manipis lang na yun. Okay naman siya. Ito, can a government employee express his or her grievances in the form of email to senators? Alam niyo ho, kung email sa senators, hindi ko alam eh. Pero pag kunwari yung grievances niya, gagawin niya sa isang public platform. No, bawal yon. Kunwari galit ka sa boss mo, sa trabaho mo, tapos gagawin mo sa, ilalabas mo yun sa Facebook, ilalabas mo yun sa YouTube, gagawa ka ng video, blah 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 blah, bawal yon. Kasi ano eh, syempre conflict of interest na yon. Nandudoon ka, pinapakain ka ng sambayan ng Pilipino, tapos tinitira mo ng ganun, di ba? Hindi na tama yon. Tapos dapat pag government ka, dumaan ka sa tamang proseso. Ibig sabihin, pag may grievances ka, 'di ba? Meron naman kayong grievance procedure na sarili doon sa inyong government institution. Meron kang boss, no? Pag nandoon ka sa executive department, 'di ba? Meron kang merong hierarchy diyan hanggang umabot ka doon sa presidente.
No, pag nandun ka sa judiciary, pwede, may hierarchy din yan, no? Pwede ka rin, actually, pwede ka rin sumulat dun sa Supreme Court. Meron Office of the Court Administrator. Diba? Pag ikaw ay member ng judiciary, pwede kang magreklamo doon. So, yung mag-file, mag-express ka ng grievance mo sa isang email sa isang senador, sa tingin ko, hindi siya, ano, hindi siya appropriate, except if you are employed doon sa particular na ano na yon na senador, 'di ba? Ito opinion ko ha, kasi actually hindi ako nakaano eh. Hindi wala pa ako na experience na ganyan, no. Pero yun lang ang opinion ko base doon sa mga napag-aralan ko. No. Tapos pwede mag-engage ba yung government employee sa isang partisan activity? Hindi po pwede. Hindi po pwede. Pati yung mga pag-i-express nila ng mga opinion nila tungkol doon sa mga nangyayari sa mga issue. Ano? Hindi pwede. Hindi pwede silang hindi sila pwedeng kumuha ng side. Ano? Pag trabahador ka, syempre, dapat loyal ka doon sa pinagtatrabahuan mo. Siguro mag-resign muna sila tapos yun, pumunta sila sa isang partisan activity. Diba? Kasi you're a public servant eh. You should serve the public. Ito, what about emailing the Senate to raise an advocacy and government employee ka? Sa tingin ko, wala namang problema dyan. Kapag kunwari, magsasuggest ka ng isang dapat gawin, sa tingin ko, walang problema. Pero doon sa taas, no, yung mga pagre-raise ng grievance, especially no, doon sa mga, sa trabaho mo. No, especially doon sa trabaho mo, I think that is not okay. Ito, and lastly, how to study oblicon? Doon kasi ako nahihirapan talaga. Alam mo yung oblicon, principle lang naman eh. 'Di ba? Ano bang doon? Yung oblicon, yung ano ba ang isang obligation, 'di ba? Ganun 'yan eh. Tapos yung breach of contract, tapos yung mga anong tawag doon? Kalimutan ko. Tinanong sa bar exam namin yun noon eh. Anyway, no, tulad ng sinabi ko, pag mag-aaral kayo ng law, eh, sa tingin ko, nahihirapan ka dyan dahil kulang pa yung basic. No? Basic na kaalaman mo. Kasi pag matibay yung basic principles mo sa isang particular subject, mas mabilis lumawak yung kaalaman mo eh. Tapos mas mabilis kang makaintindi. Diba? So, start with the basics. Diba? Tapos yung oblicon, ano ba, yung mga joint obligations, ganyan. Sa tingin ko, hindi naman siya ganun kahirap. No? Mas mahirap pa sa tingin ko, transportation. Kasi yung oblicon, i-relate mo sa tunay na buhay yan eh. Pero yung transportation, yung transportation law, yung ano, contract of carriage, ganyan, tas yung mga bill of lading. Di ba? Parang, hello? Ay, siguro ang isang punto rin kung bakit mahirap intindihin sa akin yung transportation, iniisip ko, hindi ko naman gagamitin yan kasi wala naman akong balak mag-practice dun sa transportation law. Parang ganun. Di ba? Depende siguro. No? Tulad ng sinabi ni ano ni si Esho, yan si Esho. Napaka-unique kasi yung pangalan niya. Sabi, tulad ng sinabi ni Esho, no, i-relate mo sa mga bagay sa paligid mo, no. Mas madali ka matuto doon. Tota Sarabia, sabi niya, 6 months attorney. Ito si Jose Maria Forneloza. Hello po attorney, tanong lang po. May lupa po kami sa probinsya at balak namin patayuan ng bahay. Ang problem is may nakasukat, nakasquat na kamag-anak.
namin doon. Ano po kayang legal na hakbang ang pwedeng gawin? Kapailan nyo sila ng kaso, no? Recovery of possession yung pwede nyo i-file na kaso sa kanila. Magpadala ho kayo ng ano, ng demand letter, tapos within 1 year from the time na na-receive nila yung demand letter, mag-file na kayo ng kaso ng unlawful detainer para sa summary procedure lang po yung inyong ano, inyong dadaanan. Mas mabilis ho yung kaso pag ganun. Unlawful detainer ho ang i-file yung kaso. Si Ariam, attorney clear ko lang po para automatic na may regular po, lagpas na po ang 6 years or 6 months. Sorry, 6 months. 6 years ba yung sinabi ko? 6 months po, 6 months. Sorry, 6 months. 6 months dapat. Si Cheryl, uy, kanina lang nawalang audio. Yung libelous, oo nga. 6 months, 6 months lang po. Si Russell, si Rod, attorney, paano po kayo nag-review sa bar? Nag-enroll po ba kayo sa bar review center or self-review lang, attorney? Ganito ang nangyari sa akin nung nag-review ako sa bar, no? Wala talaga akong balak mag-take ng bar noon. Kaya lang tinawagan ako ng tito ko. Parang 4 months yata before the bar exam. Sabi niya, gusto mong mag-bar. Sabi niya ganyan sa akin. Sabi ko, oo. Sabi niya, sponsoran niya daw yung bar exam ko. Sige, sabi kong ganyan sa kanya. So, yung nangyari dyan, nag-sign up ako para sa bar exam. Tapos, nag-bar review din ako. Dahil si Attorney Magalong nag-aaral sa Ateneo para doon sa bar review. Doon ako sa Ateneo, bar review. Nag-aaral siya noon ng sa School of Law, sa Ateneo School of Law. Doon din ako nag-bar review para sabay na kaming pumapasok. Ngayon, dahil parang 4 months lang ang meron ako, siguro mga first month nag-a-attend ako ng bar review, yung mga lecture. Kaya lang ang problema noon, no, dahil matagal ako na tenga. Kasi ako hindi ho ako pumasa dun sa first take din. Second take ho ako pumasa. Yung first take ko ho kasi ano, totally hindi ho ako nag-review. Doon ho lumabas yung aming first na anak noon, si Kyle. Doon siya lumabas noon. Eh hindi ho kasi namin inaasahan na parang yun, pregnant si Attorney Magalong noon. So naka-sign up na ako para sa bar review. Kaya lang yun nga, pinanganak si Kyle. Tapos hindi talaga ako makapag-review, pero sabi sa akin, mag-take ka na lang sabi sa akin. So, nag-take ako ng bar, yun, bumagsak ako. Tapos hindi ako nag-take agad. Ilang years, mga 2 yata, 2 years. Tapos nung yun nga, sabi mag-take ka. Kasi nagtatrabaho ako, maayos yung trabaho ko noon eh. Malaki nga yung kita ko. Mas malaki yung kita ko noon kasi yung mga kinikita nung mga abogado na kaklase ko na pumasa ng bar exam. So okay pa ako. Tapos sinabi sa akin mag-take ka. So nag-take ako. Ngayon nung nag-review ako, yun lang. First month pumapasok ako. Kaya lang masyadong mabagal pag doon sa lecture. Tapos doon sa lecture, maraming alam mo na, no? Maraming bagay na alam mo na nauulit-ulit lang. So parang naisip ko sayang yung oras. Tapos yung mga kasama ko na nagba-bar review, second reading, third reading na sila. Ako wala pang isa. Ang ginawa ko, hindi na ako pumasok. Tapos natutulog lang kasi ako doon sa bar review. Nakakatulog lang ako kaya sabi ko hindi productive 'yun. Nag self-review na rin ako. Siguro mga 2.5 months nag self-review ako. Pero isang beses ko lang binasa lahat. Okay naman siya. Tapos ang ginawa ko, ang binasa ko lang lahat yung San Beda. Yung San Beda reviewer, yun lang. Yun lang ang binasa ko. Tapos okay naman siya. Tapos, ano ba? Yun lang. Tulad nga ng sinabi ko, kilalanin mo lang yung sarili mo eh. Tapos, sana pag magte-take ka ng bar exam, mawala yung nervyos mo. Alam mo yun? Kasi pag relax ka, mas magandang mag-isip. Mas magandang mag-isip pag relax ka. Ang problema kasi pero hindi naman ako ninenervous sa exams talaga eh. Yun lang, no, wala naman akong special na ginawa. Hindi katulad noon yung nag-top ng bar exam noon sa amin noon. Ang sinabi niya, tinanggal niya daw yung kama niya para hindi daw siya mainganyo matulog. Tapos, no, 3 readings, 4 readings.
Pero syempre pang bar top notcher na 'yun eh. Ako naman hindi ko naman pinangarap mag bar top notcher doon sa klase ng pagre-review kong 'yun. 'Di ba? Pero ang sigurado ako, sinabi ko magiging abogado ako. So 'yun ang ginawa ko. 'Di ba? So chop chop. Tapos 'yun nga pag nakakatulog kasi talaga ako pag lecture. Si Attorney Magalo nga, tinatawanan niya ako kasi nalilate kami pag mag-AMCLE kami. So, most of the time, nasa harap kami, umuupo. Tapos, pag nandun kami sa harap, nakakatulog ako. Tapos, yung lecture, nandun sa harap ko, sumisigaw. Tapos, nakatulog ako. Tapos, magigising ako. Tapos, si Attorney Magalo, tawa ng tawa. Ito si Eddie M. Anara. Attorney, pag ang isang deed of assignment and transfer of rights ay may condition na installment sa payments at kung ito'y fully paid na, anong next document ang gagawin? Alam nyo, pag ganyan, no, fully paid na siya, kapag hindi deed of sale yung nangyari, kailangan yung mag-execute ng isang deed of sale. Kasi you have to distinguish the contract, no? Kasi itong deed of assignment, general term yan eh, no? Assignment of rights. Kapag deed of sale kasi, mas express yon kasi it is a transfer of ownership or assignment of ownership to another person. Di ba? So ito, mas generic na term yan. So titignan mo ngayon. Kasi installment siya, baka nga contract to sell yan. Pag contract to sell yan, you have to execute a separate instrument which is the deed of sale para magkaroon ng transfer of ownership. Ano, ang maganda niyong gawin, ipakita niyo sa abogado kung sapat na 'yan para magkaroon ng transfer of ownership. Pero pag hindi pa, kailangan niyong gumawa ng deed of sale. Pero if you are ano, in doubt, no, ang pinakamagandang gawin, gumawa ka ng deed of sale. Ano, mas maganda yung meron ka na kaysa yung wala ka. Kasi ang problema niyan, kung wala na yung mga parties doon sa kontrata. 'Di ba? Kunwari, may namatay na. O kaya, nag-abroad yung isa. So, hindi na kayo makapag-execute ng panibagong instrument. No? O kaya, dokumento. Yun ang problema. So, yun ang tignan nyo. Kasi ang isang contract sale, hindi siya nagta-transfer ng ownership. Ito si Antonio Mindanao. Good evening, attorney. Okay lang naman na mahaba ang time sa mga videos mo. Baka mawala yung mga punchline. Meron ba ako punchline? Ito si GM Dad's Daddy. Sabi niya, maraming salamat po, attorney. More power and God bless sa programa mo. Ito si Wesley Joe Cruz. Salamat sa shoutout, attorney. Madalas na kasi kitang panoorin simula nung NDMG. And salamat, no. Dumami nga nung ano natin dun sa NDMG na yan. No. Ito lang kasi ngayon yung kay ano, Pierre Añada. Parang yun, mababaw lang kasi. Si Hi, I'm Scripture. Susulitin ko na tong time na to para makapagtanong ng mga bagay na hindi ko pa alam. Nakaramdam ako na malapit ng ulanin ng mga comments every live video. Eh baka di na mabasa inquiry ko. Yes. Kaso wala pang question in mind. Magtanong lang ako kayo. No? Itong si Wesley Joe Cruz, may itatanong sana ako na case. Ano po kaya pwedeng ikaso sa mga babae sa provost namin? Wala ako maisip kasi wala naman kahit isang asawa sa kanila at di naman sila naanakan. Ano ang ibig mo sabihin? Di ko po ito kaso, attorney, pero sa kakilala ko. Ano ibig sabihin mo? Tatang sa, ano po kayo pwede ikaso sa mga babae sa provost namin? May mga babae yung provost nyo. No? Kasi wala namang kahit isang asawa sa kanila, ang, at di naman sila naanakan. So, babaero, no? Babaero yung provost nyo, anong pwedeng ikaso? Alam nyo, sa batas natin, no, wala namang kaso ang isang babaero. Hindi mo pwedeng kasuhan yan. Ang pwedeng magkaso dyan, yung mga ibang babae niya. Republic Act 9262, no, emotional abuse. Kasi kapag mayroong relationship, no, girlfriend, boyfriend, ganyan, pasok na yung Republic Act 9262. Pero ang magkakaso, syempre, yung biktima doon. Diba? Pero pag kunwari, siya yung babaero tapos wala naman nagre-reklamo dun sa babae niya. Sa tingin ko, walang pwedeng ikaso doon sa revised penal code natin o kaya doon sa mga Republic Acts na alam ko. Pero sa tingin ko, meron pag doon sa code of conduct nyo na mga pulis, no? O kaya mga military. Sa tingin ko, meron kayo doon eh. Unbecoming siguro of an officer or a gentleman.
or and a gentleman ba yun? Unbecoming of an officer and a gentleman. Yun yata, baka pwedeng pumasok yun. Kasi parang yun yung catch-all na ano nyo eh, kaso doon eh. Kapag kinasuhan ng isang tao o isang pulis o isang uniform personnel, laging kasama yun eh. Kaysa tingin ko doon pwede. It is a Lolabor Works. News reporter sa ngayon, binibase na lang madalas sa sariling opinion, then hahanap ng kakampi sa mga comments na hindi nga alam kung trolls, basta makagawa lang ng flame thread para mag-trending. Tama yan, no? Ganun na lang ngayon eh. Views na lang, no? Kung ilan na lang ang taong nagre-react, yun na yung basihan ngayon, hindi na basihan kung tama o hindi. Yan. Alam niyo Sir Wesley Joe Cruz, no, lahat dito wala namang may kaso diyan eh, ito ano lang, hypothetical lang o kaya kaso ng ibang tao, no, wala hong, hindi ho namin sila gina-judge, katulad din yung mga pagre-review natin doon sa mga ibang articles o kaya mga lang videos, no, hindi naman sila yung ating pinapatamaan doon, di ba? Pinag-aaralan lang natin yung mga sitwasyon nila, di ba? Pero hindi natin sila gina-judge bilang isang tao. Just say Jiggle B TV. Hi, Attorney, I'm an aspiring law student. I would like to ask if you still need to take the LSATs to enter law. Yung LSAT ho, ano na, tinanggal na ho yun, no? So, okay na, huwag na kayo mag-LSAT. Alam nyo, marami na ring law schools ang nagtanggal ng kanilang, ano, anong tawag dyan? Entrance examination sa law school. Diba? So, yung LSAT, okay na yan. Pasok lang kayo. Yung ano naman kasi, yung law, alam nyo ho, ano yan eh, kumbaga sa takbo, marathon, patagalan, di ba? Patagalan talaga kasi you have to hang on to your dreams eh. Kapag binitawan mo yan, wala na. Kasi there are many trials na pwede mong ma-encounter. Especially pag nandoon ka sa law school. Diba? Yung pera, tapos yung every year ng law school mo, iba-iba yung subjects, iba-iba yung difficulty, ano, may mga madali, may mga mahirap, yung mga teachers, merong maayos, merong, hindi naman sa hindi maayos, pero yung hate mo, no, may love ka, merong kang hate, di ba, ganun. So, maraming factors. Ang importante, no, willing kang takbuhin yung buong marathon hanggang maging abogado ka. No, gaano man ito katagal. Yun ang importante. Yun lang ilagay mo sa isip mo. Kapag nagawa mo yun, I think nothing's gonna stop you. Dire-diretso na yun. Diba? Ito si Esho de Firenze. Sabi niya, De Leon po today yung paper-bound pero meron ding cloth-bound na comments and cases. As usual, headache po pero kinaya naman yan. O, yun ba yun? O, yung blue eh. No? Paper-bound, yun ang ginamit ko noon. Yung ginagamit sa ano lang. Yung ginamit ng kapatid ko nung nag-aral siya ng ano, marketing. Yun. Maganda rin na turn yung Rabuya series. Ano yun? Alam yun ah. Google ko nga. Libro ba yan? Ah, okay. Ah, lecture. That's good. Oh. Alam nyo, sana nga, sabi ko nga, nung nag-aaral ako noon, may mga ganun, yung mga resources ngayon. Noon kami noon, ang hirap-hirap. Kaya nga tinayo ko yung batas natin eh. Kaya ko tinayo yung batasnatin.com, ang hirap talaga maghanap ng mga resources. No? Yung law field, wala pa yun noon. Hindi pa ganun kasikat yun noon. Tapos, wala talaga, walang pagkakuhanan. Ang meron lang yung anong tawag dyan? Chan Robles. Tapos yung Chan Robles, ano lang naman yun, mga Republic Acts, batas pambansa, ganyan, wala silang cases. Pero eventually, naglagay din sila ng cases eh. Pero yun, no? Ngayon, madami na, kaya mas madali na dapat mag-aral ng law. Basta, incorporate nyo lang lagi doon sa paligid nyo yung batas, mas madali yun para sa inyo. Yan si Jiggle BTV School, since I've heard that the Supreme Court throws LSAT results as a requirement to enter. Tama, wala na ho. Yan si Rosemary Ishii, good evening sa'yo. Si Jasmine Ebal, attorney, waived na ba ang PhilSAT? Opo. Ano po yung...
Yan, si Hi, I'm Scripture. Ano po yung partisan activity? Yung partisan activity ho ay yung kukuha ka ng side mo sa dalawang nag-uumpugang bato, ganun. No? Yung kukuha ka ng isang side mo, yung ano pong magandang paliwanag doon? Meron kang kinikilingan. Yan. Doon sa mga dalawang issue. Yan, may dalawang issue tapos may kinikilingan ka. Yun, partisan activities. O kaya yung yung parang pag may anti-government, parang ito, magandang example. Parang DDS tsaka Dilawan, ganyan. 'Di ba? Partisan 'yan. Tapos yung mga politics, 'di ba? Partisan din 'yan. 'Di ba? Papasok ka sa yung parties ng politics ganyan kasi iba-iba yung kanilang mga ideology na linalabas 'yun, mga partisan activities 'yun. Kaya kapag ikaw ay isang government employee, hindi ka pwedeng mangampanya para sa isang politiko. Bawal 'yun. And ito si Esha de Friend, sabi niya, in studying Oblicon, one does not simply, I'd rather help a friend na related to Oblicon yung prob. Yeah. Totoo yun, no? Ganun na lang ang gawin mo, tapos, di ba, pag-aralan mo. Marami rin akong beses na ganun eh, kasi tanong ng tanong yung mga klasik, yung mga kaibigan ko, ganyan. Kailangan ko sagutin. Tapos hanggang ngayon, sumasagot pa rin ako. Sabi mo scripture, attorney asking for a friend po. Ano daw po yung obstruction of law? Parang principle ba yan dito sa Pilipinas? Sabi niya dito sa legal dictionary na, taking from someone with an intent to injure or defraud. Wrong abstraction is an unauthorized and illegal withdrawing of funds or an appropriation of someone else's funds for the taker's own benefit. It may be a crime under the laws of a state. Yan. In short, pag ito yung definition niya, kasi ito yung generic definition niya. Wala naman tayong abstraction dito sa Pilipinas na dinidefine specifically sa revised penal code. Pero pagbabasahin itong meaning ng abstraction na ito, estafa. Estafa based on misappropriation. No? Yun ang pwede, siguro, pinakamalapit dun sa abstraction in relation to law. Pero di ko alam yung abstraction of law yan. Baka yung mga law students natin, alam nila. Si Ariam, totoo, Zarabia TV. Nagulat nga po ako kasi parang yun ang nasabi ni Attorney earlier, sagot sa nagtanong. Isa si Esho de Ferenza, favor ko sa oblique part yung court intervention, tas sa contract part, attorney, yung rescission. Yan. Oo, okay din, no? Maganda rin yan. Tapos, isipin mo na lang, no? Ako, gusto ko talaga yung mga magagamit. Mahilig ako noon sa procedure. Yan, dun sa procedure. Kasi gusto ko talaga maging trial lawyer noon pa. Kaya lang, no, hindi kasi ako masipag mag-aral talaga noon. Sa totoo lang, pumasa ako sa procedure. Hindi rin ako ganun ka-confident doon sa sarili ko nung nag-take ako ng bar exam para doon sa remedial law. Pero mas marami akong alam kaysa nung graduate ako sa law school. Kasi nung graduate ako sa law school, bulakbul lang talaga ako. It is Toto Sarabia. Ayram said, sige, haha, nagkamali lang po, sabi ni attorney. Oo nga, no, nagkamali ako. 6 months po, 6 months. Si Hi, I'm Scripture. Attorney, may nagkwento po kasi sa amin na yung isang tao po, may bahay po ata or lupa po sila sa isang lugar. Ngayon, napabayaan po siya ng matagal na panahon. Ngayon, hindi daw po nila mabawi kasi may batas daw po na nagsasabi na if napabayaan na po yung bahay, hindi na daw po ata pwede bawiin. Ayan na lang po yung nare-recall ko. Sana po masabi ko po na maayos. Para saan po yung bar exam? Yeah. Yung bar exam po, para sa ano yun? Para sa, yun yung parang board exam ng mga abogado. Diba? Bago ka maging abogado, kailangan pumasa ka muna doon sa bar exam.
Yan. Pero dun sa tanong nyo, I am scripture, no? May principle na ganyan sa batas natin. Yung tinatawag nga nila na prescription. Ano? Pero, no, kapag yung tao sa kanya yung bahay, no, at sa kanya, meaning may ownership sa doon, no, doon sa bahay na yon, eh, hindi na ho iso pwedeng maging subject to prescription. Yung prescription na ho yun, eh, meron tayong ordinary prescription na 10 years at saka yung extraordinary na 30 years. Ano, yung 10 years, eh, gumagana yun pag ikaw ay may proof of ano, transfer of ownership in good faith. Parang dinonate sa'yo, no, pinamana sa'yo, o kaya may deed of sale na nasa pangalan mo. No, tapos yung extraordinary prescription naman, pag nandoon ka, tapos inangkin mo yung bahay bilang isang may-ari. Ano? So 30 years ang aantay mo. Pero ang isang condition pa nito, pinaka-importanting condition, ay dapat yung property na yon ay alienable agricultural land. Ano? Government property siya dapat. Kapag hindi siya government property, hindi siya rin magsasubject sa prescription. Tapos, syempre, no, pag may titulo ang isang property, hindi rin ho pwedeng mag-subject sa prescription. Ano? Pero hindi ho automatic na pag napabayaan mo yung bahay mo, ano na ho talaga, tapos may tumira na iba, eh sa kanila na yon. Hindi po ganun yon, no? Pwede nyo pa rin silang paalisin. Ang gagawin nyo, no, patutunayan nyo doon sa korte na kayo ang may right to possession. Paano, no? Sa pagpapakita na meron kayong proof na pwede nga na kayo yung may-ari ng property. Katulad ng alin, no? Yung siguro nung tumira kayo doon, meron kayong mga electricity bills, no? Mga bills ng tubig. Ganyan, no? No? Pictures nyo na pinapatayo nyo yung bahay na nandoon sa property na yon. Diba? Testigo ng mga nasa paligid nyo nagsasabi na kayo yung bahay, may-ari ng bahay na yon. So, pwede nyo pa rin i-challenge yon. Hindi ho automatic na kapag inabando na mo ang isang bagay, no, eh, sa ibang tao na mapupunta. Ano po? Ito si Ramgate Studio. Sir, paano ho yan? 6 months na empleyado ka sa company, dapat regular ka na. Kaso ang gawa ng ibang company, pinapasok ka sa agency, lalo na sa mga employees, sa mga mall, lahat yan under agency. Yun nga ho, no? Doon sa agency na yon, empleyado ka na doon. Doon sa agency na yon, regular employee ka na. Ano? Ito si Esha De Francia, ha? Attorney Ayos ang galawan. Ang ever liable and may made ang bed. Memory aid ang beda. Wag lang ipala to sa prof. Although di ko naman talaga gawain ng memory aid. More in cases lang ang and practicality. Yeah. Kanya-kanya. Sabi ko, to each his own talaga. No, pag nandudoon ka, hindi talaga lahat ng mga nag-a-apply sa iba, mag-a-apply din sa'yo. Itong si Ramgate Studio. Tapos kahit naka 6 years ka na sa mismong company at naka-apat na agency ka na, pero same company pa din ang pinapasukan mo, pwede ka bang maghabol mismo sa company na ikaw ay regular? Opo, no? Kasi nakalagay sa batas natin, ang isang condition para maging regular ka doon sa isang lugar kung saan pumapasok ka, eh, yung trabaho na rinerender mo ay essential, no, o kailangan doon sa kumpanya na yon. Kapag essential yon, ano, eh dapat regular ka na. So ang gawin mo, Ramgate, yung mga ganyan, no, sabihin nyo sa kanila na kapag tinanggal sila, pwede silang mag-file ng kaso sa DOLE, no, sa Department of Labor and Employment. Kapag wala silang abogado, pwede silang lumapit sa amin, wala akong problema. Kasi kami, nagbibigay kami ng pro bono service doon sa mga empleyado, no, na illegally dismissed, ganyan, no, yung mga issues sa employer-employee relationship nila, no. Kapag nakita namin na may mali nga, no, tatanggapin namin yung kaso niyo nang walang bayad. All right? Ito si Idia Manoray, maraming salamat sa sagot. You're welcome po. Si Ariam, attorney, na nakita ko sa FB channel niyo. Si Attorney Magalong, maganda po pala si Attorney Magalong. 'Yan. Eh syempre. 'Di ba? Dapat lang. Ito si Wesley Joe Cruz. Yan. Pakakantahin natin si Attorney Magalong doon sa ano, sa 10K subs. Sa 10K subs special natin. Yung mga babae ang kakasuhan daw ako. Sabi niya, ah, kasi na-assign ako sa Mindanao, to silang naiwan doon. Kaso, nalaman ng isang isa dito sa Manila nung dito ako nakasign sa Luzon. Now I know, attorney. Ah, okay.
Yun ba? Ah, wala naman, hindi ka, yun, siguro doon nga, tulad ng sinabi ko. Kasi, wala namang, ano eh, wala namang, mahirap pang ang Republic Act 9262 eh, kapag kunwari, girlfriend, boyfriend, paghiwalayan lang, siguro yung pananakit pwede. Kasi pag emotional abuse, sasabihin mo, hiwalayan mo na, tapos kakasuhan ka ng Republic Act 9262 kasi sinaktan mo emotionally nung hiniwalayan mo. Di ba, unfair? Di ba, anong masasabi ni Esho doon? Sa mga law students natin dito. Diba? Emotional abuse pa rin yun eh. Pero sa tingin ko, hindi naman magpa-prosper yun. Diba? Sabihin mo lang na wala na kayo. Yan. No. Para, kaya lang, pwedeng gawing ano yun eh. Cause of action sa Republic Act 9262. Ito si Lolo Mopanot. What is your opinion on the constitutionality of Vilsat Attorney? Does it interfere with academic freedom? Alam nyo, hindi ko nga pinag-isipan yan eh, yung Vilsat na yan. Pero I'm just happy na walang Vilsat noon. Sa tingin ko nga, medyo, alam nyo kung bakit? Kasi may Vilsat na nga, tapos meron pang entrance doon sa ano, doon sa law school. Diba? Doon sa mga ibang law school na yon. Eh, syempre, yung isang institution, no, educational institution, meron silang karapatan, no, na piliin. Pero syempre, ang mapipili lang nila mga pumasa sa PhilSat. Pero it's said and done na eh, tapos na. Kumbaga, moot and academic na. Diba? PhilSat, may PhilSat o wala, okay lang sa akin. Hindi ko naman nakukunin. Pero mas maganda siyang wala, in my opinion. Ano? Si Wesley Joe Cruz, kausapin ko na lang kasi yung isa di na raw magkaso. Kasi nag-loan ako, binigay ko sa kanya. Yung isa kasi ayaw, haha, salamat. Wala ka namang anak sa kanila, di ba? Hiwalayan mo na lang. Pag hiniwalayan mo, tapos ang problema. Di ba? Si Aika, bakit nga po pala tanggal yung PhilSat? Pero yung NMAT meron pa rin. Yung NMAT kasi, parang ano yun eh, aptitude test. Tama ba yun? Aptitude test. Yung parang ano, hindi ko pala alam ito. Kasi sa medicine to, no? National Medical Admission Test ba yan? Hindi ko alam. Meron palang ganon. Siguro dahil hindi kayo abogado, hindi kayo makakapag-file ng petition para doon sa unconstitutionality ng NMAT. Di ba? Eh, yung mga abogado, kaya nilang mag-file. Siguro yun ang dahilan. Kaya may NMAT. Pero hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung ano yung NMAT. Eh. Anong klaseng test ba yun? Pero yung... Ewan ko. Hindi ko alam eh. Di ba? Pareho ba silang ano? Pareho ba sila ng anong tawag diyan, genus, no? Pareho bang genus 'yan? Kung pareho, pwede rin silang mag-file para matanggal din o ma-declare din na unconstitutional yung NMAT na 'yan. Si Wesley Joe Cruz, I mean, kakasuhan daw ako sa provost. Yun nga, no. Pero 'di ba, sabi ko nga sa iyo, hiwalayan mo na lang sila lahat. Tapos stick to one ka na lang, 'di ba? Start a new life. Hiwalayan mo sila lahat, ha? Stick to one ka na lang. Pag kinasuhan ko dun sa provost, sasabi mo, ex ko sila. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Di ba? Hindi mo na kailangan magpaliwanag kung saan nahahati yung oras mo o anong nangyayari dun. Di ba? Kasi sabi mo, wala naman kayong anak, hindi naman kayo kasal. Di ba? Problem solved. Si Ariam Cedro Lipsagel. Attorney, saan po pwede ma-check license counsel? Pati po mga namatay po ba nandun po sa list? I think pati mga namatay nandun sa list. Kasi yung list natin, makikita nyo sa Supreme Court eh. Ang problema kasi natin, marami pa rin nagnonotaryo na patay na. Alam nyo, yung kapitbahay ko doon sa opisina, no, ng mga abogado, may mga namatay, no, tapos siguro mga 1 year, 2 years, 3 years. Yung iba nga, yung sa Manila nga, no? Patay na, matagal na. Tapos titignan mo kasi, alam nyo, sa pag abogado ka, meron kang binibigay na roll number. Yung roll number na yon, madedetermine mo kung anong year siya. O hindi man madedetermine exactly. Pero
ma-approximate mo kung anong taon siya pumasa ng bar exam. Diba? So, kapag mga 20s, ganyan yung mga number niya doon, medyo delikado na. No? Medyo siguro, ano, ginagamit na lang. Mga peke-peke, gano'n. Pero, ang magandang gawin, itawag nyo na lang ho sa Supreme Court. Sasagutin naman nila yan eh. Itawag nyo sa Supreme Court, tapos tanungin nyo doon sa sasagot sa inyo, no? At saka pwede rin ho kayong kumuha ng certification doon sa Supreme Court para makita nyo kung legit at buhay pa yung abogado na inyong katransact, di ba? O kaya nakausap. Kung kunwari nagpapanggap na abogado 'yon, ano, ganun, di ba? Kasi ang abogado, meron kaming tinatawag na MCLE, yung mandatory continuing legal education. 'Yon. Meron ho kami noon. 'Yon, every 3 years tinitake namin 'yon para maging in good standing ka. Kapag matagal nang hindi nag-MCLE yung isang abogado, most likely ho 'yon. Most likely ano, nakay Lord na siya. Kasama na si Jesus, ano. Ito si Wesley Jokers, baka nga emotional abuse kasi di naman pwede unbecoming of an officer kasi di ko naman siya iniwan ng basta-basta. Nakipaghiwalay naman ako ng maayos sa kanilang dalawa bago ako ma-reassign yan. Sa tingin ko okay na yun, no? Pag nakipaghiwalay ka, no? Sa tingin ko okay na yun kung nakipaghiwalay ka, no? Sa kanila ng maayos. Pero, nai-imagine ko, Sir Wesley Cruz, parang, Tom Cruise. Yung parang galawan na. Tom Cruise. Iniisip ko Wesley Snipes eh. Pero okay din Wesley Snipes. Pero mas maganda yata Tom Cruise. Kasi hinahabol ka kahit wala pa rin, no? Masyadong makamandag ho yata yung inyong pagmamahal. Yan. Pero sa tingin ko ganun lang. Hiwalayan nyo lang tapos na. Para wala na kayong pwedeng, wala na silang, wala nang i-require na ikwento pa, no? Na nangyari. Kasi syempre, pag sa relationship, no? All, ay, pero alam nyo to eh, di ba? All is fair in love and war, sabi nila eh. Di ba? If you go to war, you know that. So si Lolo Mapanot, salamat attorney sa batas natin, nakasagot. Nakasagot ako kung ano yung principle of fruit of poisonous tree. Binasa ko sa website nyo before ako natawag. Ang dami nga nagsasabi ng ganun. You know, lalabas daw yun. Fruit of... Pero di ba, nakakatakot kasi yung... Alam nyo, sa tingin ko, sa law school kasi talaga, ang pinakamahirap eh yung ninervusing ka. Kasi lahat ng mga alam mo, makakalimutan mo eh. Pero pag relax na relax ka, parang, oh, alam ko na to, alam ko na to. Tapos pag tinawag ka, mamawala lahat, di ba? Unfair. Yan. Si Lola mo pa, not attorney criminal law, if the offender ay nagsaboy ng gas sa bahay at sinilaban niya ito pero hindi nasunog because of the materials ng bahay, na yun, is it frustrated arson or impossible crime? Alam niyo ho, merong case na nabasa ako na ganyan, no. Pag yung part niya, no, kapag yung part niya ay nasunog, no. Tapos kunwari metal, meron ngang ano eh, metal o kaya semento. Tapos may nakitang usok. 'Di ba? Parang ang nangyari, parang frustrated arson. Kasi pag nasunog yung, 'di ba? Pag yung nasunog na yung ano eh, yung gas eh. 'Di ba nasunog na yung gas, yung material na gagamitin mo to start the fire. Kasi if I remember well, yung nabasa ko ay gumamit siya ng gas at saka parte ng anong tawag diyan, cloth, gas at saka cloth. Tapos ang ginawa niya, susunugin niya talaga yung bahay. Linagay niya doon sa gilid, tapos sinunog niya yung materials niya. Yung fire starter niya. Sinunog niya yung fire starter niya. So, nung umapoy yung fire starter niya, umalis na siya, tumakbo siya. Kaya lang, dahil semento yon, no, ang nasunog lang, yung kanyang, ano, yung materials lang. No? Yung ano lang, yung gas, at saka yung cloth. No? Tapos, if my memory serves me right, frustrated yon. Kasi nakita nila, may usok na, tapos may parte doon sa semento, no, na touch nung apoy, kaya lang hindi siya nasunog.
Ganun. Impossible crime. Kasi, kapag impossible, sa tingin ko, frustrated eh. Kasi, yung means employed niya eh, hindi tama eh. Kung sana linagay niya yun dun sa lugar, kung saan, hindi semento, di ba? Kunwari, linapit niya sa bintana, tapos may kahoy, masusunog eh. Di ba? Kasi, yung means employed na ginawa niya eh, hindi tama. Tapos, yung elements naman lahat ng arson nandun. And hindi naman means employed eh. Ano ba yung... Ano yata yun? Attempted yata yung means employed eh. Pero lahat ng elements ng arson nandun na. Ang pagkakaalala ko, ganun, no? Mahirap kasi talaga yan kapag ano, hindi mo na nabasa ng ano. Tsaka yung arson, it's a very rare ano case sa practice. Ano? Ito si Luben Joseph, Joseph Hidalgo. Biglang dami natin na ayos yan. Mga kabatas, sana walang makapasok na toxic sa atin. Sana yung andito lahat gustong matuto, hindi yung gustong magturo. Kung ano-ano basher pala. Okay lang ho, no? Kung marinig natin sila. No? Kung meron silang ituturo sa atin, di okay lang. Tulad nga sinabi ko, hindi ko naman alam lahat. Alam nyo, sineshare ko lang yung alam ko. Kaya nga maganda rin na meron tayong mga nanonood. No? Kasi wala naman tao may monopoly sa ano eh, sa knowledge. Ano? Tapos pag kinokorek ako, sabi ko nga, I love that. Gustong-gusto ko 'yan kasi natututo din ako. Si Paupay, sabi niya, attorney of topic po. Ano po pinaka-kengkoy or nakakatuwang moment niyo nung naglo kayo? Ako po di naglo pero naka-fall sa subject kami way back in college, yung prof namin nagpa-test lahat, sagot false. Ako ang pinakamatindi. pinaka nakakatawa, nag-grabe talaga, no? Hindi ko talaga makakalimutan to. Finals namin ng civil law, kinabukasan. Ngayon, yung computer ko, no? Yung computer, kasi ano bang game yung nilalaro namin? Yung Mew Online noon, no? Sikat na sikat yung Mew Online noon. Yung computer ko, dinadala ko doon sa computer shop nung kaibigan ko. Tapos, doon kami naglalaro kasi ng, ano, yung MMORPG na yun, no? RPG game yun eh. Doon kami naglalaro, sama-sama kami para masaya, no? Tapos minsan nagiinuman o madalas nagiinuman, 'di ba? Tapos naglalaro kami. Nagga-grind kami sabay-sabay para masaya, hindi kami ma-bore. Tapos pumunta ako dun sa computer shop nila. Kukunin ko lang yung computer ko, tapos aalis na ako. Ang nangyari pagdating ko dun, birthday niya pala. So nung nandoon, sabi niya, oh, sige, inom tayo. Inom. Uminom kami. Sabi ko, aalis na ako. Kaya lang, hindi ako nakaalis. Uminom kami hanggang umaga. Literal hanggang umaga. Hanggang exam na. Eh, yung exam namin, buong araw, 8 to 12. Kasi 4 hours eh. Final exam. Anong tawag dyan? Civil law review. Final exam. 4 na oras. So, doon kami, nagiinuman kami hanggang siguro mga alas 5, alas 6. Tapos pumunta ako sa school, lasing pa ako. Tapos ang nakakatawa dyan, late ako. Parang 1 hour late ako dun sa exam. Tapos talagang amats pa ako. Tapos ang nangyari, yung pinto, bukas pala. No? Bukas pala yung pinto. Akala ko hindi, akala ko sarado. So nakayuko ako. So, sinipa ko ng bahagya lang yung pinto. Akala ko bahagya lang. Pagsipa kong ganyan, boog, ganyan. Tapos, tumama pa na gano'n, bumalik pa sa akin. Tumama doon sa pader yung pinto. Tapos, bumalik sa akin. Lakas pala, pag gumano. Buti na ganyan ko yung kamay ko. Pero, syempre, tumama sa akin. Tinginan sila lahat sa akin. Imbis na hindi ako makita, nakita ako. Eh, lasing-lasing po. Tapos, nung nagsasagot ako ng questions, yung mga binabasa ko, ang bagal-bagal, tapos umuulit doon sa utak ko. Pero guess what? Pumasa ako. Yun ang hindi ko makakalimutan. Sa lahat na nagtatanong sa akin, yun talaga, civil law review. Ang prof namin doon, si Attorney Gayo, may libro din siya. Ginagamit din sa Ateneo yung libro niya eh. Magaling yun. Taga Baguio. Yun ang hindi ko talaga makakalimutan. Mabait siya, hindi niya nga ako kinolaut eh, pero nakita yata nila. Tapos pagkatapos nun, di natapos kami ng exam, labasan kami lahat. Yung mga kaklase ko lumapit sa akin, sabi tawas-tawa sila ng tawa.
Sabi lang, ginagawa mo. Sabi sa akin, hindi pa ako nakatulog. Ay, nako. Anyway, ito si Hayam Scripture, paano po kung lolo po na namatay na tapos gusto po kunin ng apo or anak yung property, pwede po ba nila kunin yon? Alam nyo, pag namatay ang isang lolo, no, o isang nanay, isang tatay, isang magulang, yung properties niya, ho, automatic yon na magta-transfer na doon sa mga anak, no? By operation of law. From that time na namatay na, yung ownership magta-transfer na. Although, yung title, no? Kunwari, yung property, nakapangalan sa kanya, yung titulo. Although, hindi pa nakapag-transfer yung title sa kanya, yung ownership, from the time of death, magta-transfer na, ho, doon sa mga anak, no? So, technically, sa kanila na yon. Ang kailangan na lang nilang gawin, mag-execute ng extrajudicial settlement of estate. Ano? Pag mag-isa naman, sole adjudication of sole heir. Yun ang i-execute niya. Ano? Yan, pwede nilang kunin yun. Ano? Yung apo, pag buhay pa yung tatay niya, hindi pwedeng makialam yung apo. Yung anak lang, nung namatay. Alright? Sige, mag-ano na ho tayo, no? Last few questions. Yan. Si Ariam Cedrul Ibsagel, one reason kasi po may fake na notary public yung document presented sa court notarized. Paano po malalaman na commission po na notary? Pag alam nyo, ang gagawin nyo, simple lang, no? Pumunta kayo doon sa lugar kung saan na nag-grant yung license ng abogado kung saan nagnonotaryo siya. No, kunwari, pag nandoon siya sa Manila, punta ko doon sa Regional Trial Court dun sa Manila, doon sa Office of the Executive Judge. Tapos ang gawin mo ngayon, humingi ka ng certification. I-present mo yung document na yon. Ano? I-present mo yung document na yon. Tapos gagawa nila ng certification, sasabihin nila kung sino ang nag-notarize doon. Tapos kung meron nga siyang license to notarize, no? O nag-grant yung notary commission niya nung panahon kung saan ninotaryohan niya yon. You know, pwede ho kayong kumuha ng certification na ganun doon sa executive judge. Ano? Tapos sasabihin rin kung ano yung entry doon sa books nung abogado na yon in relation to the document na pre-present mo. Ano? Ito si Siskix F. Lix. Yan. Essential din po ba ang janitor? I think yes. Of course, alam nyo, essential ang lahat. No? Essential ang lahat ng trabaho. Mahirap kaya pag wala yung isa, isipin nyo na lang yung kung walang janitor, paano ho magtatrabaho yung mga top executives nyo. Imbes na gagawin nila yung trabaho nila, maglilinis na lang sila nung kanilang ano. Maglilinis na lang sila ng kanilang building. Ano? Tapos marami pa naman na mga top executives na hindi maayos mag-isip kapag magulo yung paligid nila. Lahat ito nagko-contribute yan. No? Lahat ng mga empleyado nagko-contribute yan. Lahat ho ng trabaho essential. No? Kapag hindi essential yung trabaho, ibig sabihin, dapat in-existent siya. Diba? Hindi siya dapat nag-i-exist pag hindi siya essential. Ito si Reynaldo Castillo, yan, off topic. Grabe yung guitar sa likod. Keep on rocking, sabi niya. Thank you. Si Regina Gabatina, ay po, attorney. Gawa ka po ng reaction video about po sa isa sa mga scenes sa korte ng isang teleserye, yung may sablay po na scenes. May sinabit sa akin, ay may pinakita, may nag-comment, no? Sana makuha ko. Mayroon daw siyang kinompile, eh. Pag yun, nakakatuwa din yun, no? Para makita nyo kung anong tunay na mga nangyayari doon sa loob ng korte. Kasi pag nanonood kami ni Attorney Magalong, tawa din kami ng tawa, eh. Kasi yung mga ginagawa nilang pagdadrama doon, nakakatawa talaga. Pero pag nandun ka sa korte, makikita mo yung tension doon, naku, walang ganun. No? Yung mga magka-clap-clap na ganun pagkatapos nung magkaroon ng verdict, di ba? Yung guilty or not guilty, tapos magkakaroon ng clap-clap-clap na yan, naku, contempt kayo lang. Kasi ba't kayo magka-clap, di ba? Syempre, yung other side. Ano, kawawa sila, masama yung loob nila. Tapos magka-club kayo, di ba? It's very disrespectful. Tapos yung nagsasalita yung witness, tapos biglang may tatayo, nagsisinungaling yan, ganun, nakukulong ka agad, contempt ka dun. Yeah.
Si Reynaldo Castillo, sabi niya, sarap manood ng mga ganito na dami natutunan kaysa sa mga basurang content. Yan, salamat po. Yan, ito si Toto Sarabia TV, pogi at maganda na couple, pareho pang abogado, galing naman, sabi niya. Ano, life choices yan, Toto Sarabia. Life choices, no? Alam mo yung pogi at saka maganda, bonus na lang yun eh. Ang maganda, maayos yung kalooban mo. Kasi, nakita ko, no, sa mga matatanda, pati yung mga kabatch ko din, no, pag grumpy ka kasi, alam mo yung parang lagi kang galit, nagmamarka sa mukha mo eh. Nagmamarka sa mukha mo. Tapos, you don't age gracefully. Kaya nga, kapag may problema ka, no, huwag mo masyadong seryosohin. Lumapit ka agad sa abogado, magpa-free legal advice ka para mawala na yung burden sa shoulder mo. Kaya lang, ganun talaga eh. No? Sa tingin ko yun, yung outlook mo sa buhay mo, merong epekto yan habang lumalaki ka doon sa magiging itsura mo. Kasi pati yung mga lolo't lola namin na matatanda na kinukumpara ko sila, yung iba talaga, maganda pa rin tignan kahit mas matanda doon sa tao na parang grumpy lagi o galit lagi, no? Sa akin lang yun, ha, no? Si Doc Adam siguro may explain niya yun kasi siguro may medical reason yan. Pero yung mga lines sa mukha nila pag nagri-wrinkles, makikita mo kung masayahin yung tao o hindi. Yan. Ito si Ram Gates. Sir, maraming salamat sa pagsagot sa itong. Kapag sinabi ko ito sa group, mag 100,000 kaagad subs nyo. God bless attorney. Yan. Thank you po. Thank you. Thank you, Ram Gates. No? Sabi ko nga, sa lahat ng tumutulong, maraming salamat. Alam nyo, nakakatuwa rin. Kahit 2 oras na ako nagsasalita, no? Basta merong maayos na pagkukwento. Ano? Maayos din. No? Ito si Luben Joseph Hidalgo. Attorney, mukhang kailangan mo nang mag-extend ang oras ng live mo kahit 30 minutes lang. Ang dami po natin eh. Basta 10K, attorney. Ha? Gusto namin makapinggan yung mga sulat mong kanta. Opo, no, ilalabas natin yun. Walang problema. Yan, isa sa mga promise. Pero gusto ko nga sanang yung acoustic nung isang hindi ko pa niilabas. Pag nakuha ko yung lakas ng loob, no, siguro kahit kakantahin ko ng live. Yan. Si Dave Amilaw, yan. Taga Baguio po ba kayo, attorney? Opo, opo. Yan. Ito si Westview Joe Cruz. Pasensya na, attorney. Dami kasi talaga magaganda at malalayong lugar. Malulungkot ka kasi malayo ka sa pamilya. Kaso, to be honest, attorney, ako gwapo. Pero ang gwapo daw namin pag naka-full battle gear. Siyempre! Diba? Yun nga ang ano eh. Tulad nga yung sabi ko sa iyo, Westview Joe Cruz, nasa ano yan eh. Nasa presentation. Actually, ganun nga, no? Yung confidence din siguro minsan. Ewan ko, yung mga babae, no? Pero ako, hindi ako confident noon. Mahiyain na mahiyain ako. Nung nag-gitara lang ako, nagbanda ako, doon ako medyo lumabas. Doon sa shell ko. Pero noon, halos hindi ako nagsasalita. Ngayon, daldal ako ng daldal. Ikaw ang lalapitan talaga, lalo na kung nasa Mindanao ka. Magaganda pa naman mga taga Mindanao. Sa tingin ko, alam mo, maganda talaga yung mga Pilipina. Kasi pag pumupunta ako sa mga ibang lugar, no, sa ibang bansa, makikita mo talaga dito sa Pilipinas na yung parang bawat tingin, no, parang bawat lugar na may mga tao, pag tumingin ka, meron at meron kang makikita maganda, no. Sa Korea, na-shock nga ako, akala ko magaganda yung mga babae doon pagpunta mo, pero mas madami sa kanila yung, sa akin lang ha, sa opinion ko, yung mga babae mas madami yung nakikita ko doon na yung okay lang kaysa yung mga nakikita mo sa TV na ang gaganda talaga nila. Diba? Mas madami yung nakikita ko doon na okay lang. At saka yung parang, gano'n. Pero dito sa Pilipinas, parang maglakad ka sa mall, dami mo na makikita magagandang babae, mga gwapo lalaki. Diba? Siguro tayo, halo-halo tayo. No? Ito si Toto Sarabia, sabi niya, sarap kausap ni attorney, parang normal person. Normal person naman tayo lang. Yeah, pero last question na 'yun, no? Pasensya na. Yung mga nasa Facebook, may nagtanong pala sa Facebook, no? Sasagutin ko na lang, pero pasensya na talaga yung mga nasa Facebook pag hindi ko mababasa, no? Ang isang sasagutin ko na lang. Yan, ito, attorney, last one, thank you for that one time your website saved me sa persons tsaka consti. More power to you. Yan, more power po, yan. You're welcome, you're welcome. Alam nyo, yun talaga.
sabi ko nga yung mga ganun na instances, no, kahit yung batas natin .com na yan eh pinagkakagastusan ko lang. Yung mga sinasabi niyo yung ganyan, yun yung mga dahilan kung bakit hindi ko din na-down pa yung website na yun. Kasi alam niyo tablang-tabla yun eh. Talo pa nga ako ng $20 eh doon sa upkeep noon ng website na yan. Bukod sa fact na pag na-hack siya ganyan, magkakaroon na naman ako ng mga gabi na ayusin. Ganyan ho ang nangyayari. Pero dahil dun sa mga ganyan, hindi ko rin ho siya tinitake down. At saka, gusto ko talagang dagdagan pa na marami. Kaya lang ngayon sa sobrang busy, ganito na nga lang yung ginagawa ko. No, para to give back. Ano? Anyway, may nagtanong kasi no, na sabi nila, unethical daw o bawal daw sa mga abogado yung pagbibigay ng free legal advice. Sabi nung mga abogado daw na iba. Pero ako, hindi ho yun ang opinion ko. Kasi, di ba, yung head ng PAO, di ba, nagbibigay ng free legal advice. Yung si Dean Santa Maria. Tapos madami pa ho. Yung sa mga radio stations, sa mga TV, mapapanood nyo, nagbibigay sila ng free legal advice. No? Tsaka yung mga guest, gine-guest nila na abogado, free legal advice yun eh. Tapos tinatanong ng mga callers, di ba? So anong illegal doon? 'Di ba? Hindi ko alam kung ano yung iniisip nila, pero opinion nila 'yon. We respect it, no. Pero I think it's not unethical, no. Inano pa nga eh, mandatory pa nga noon ng Supreme Court yung pagre-render ng pro bono legal service doon sa mga bagong abogado. Pero naging ano kan binawi rin nila, no. Binawi rin nila. Pero sa tingin ko, walang mali doon. Ano? Yan. Okay. Ito, mga last batty na lang. Ito si, ano, si Wesley Joe Cruz. Mo power attorney, kunin mo na lang akong VIP security mo. Wesley, hindi ko kaya yung presyo mo. Yan. Ako nga, hindi nga ako nagda-driver. Sabi nila, kumuha ka ng driver. Pero iniisip ko kasi, yung driver ko, pag nag-hearing ako, eh, iisipin ko pa kung kumain, ganyan, kung nasaan siya, tatawagin ko pa pag dumating ako. Pero marami kasi akong, sa mga laws, sa mga korte kasi, kung saan ako usually nag-a-attend na, yan, sa Quezon City, sa Mandaluyong, sa Taguig, sa Parañaque, yan, yung mga dito sa NCR. Marami na akong friends na ano, sa parking. So, pagdating ko, valet na agad. Kaya, okay naman, marami na akong kaibigan eh. Yan, ito si Dave Amilaw, kababayan pala tayo, sir. Yan, kumusta ho? Yan. Yung ano, yung mayor niyo diyan sa Baguio, no, si Mayor Magalong, yung tatay ni ano yon, ni Attorney Magalong. No. Anong topic bukas? Mag-suggest nga kayo, wala pa nga ho akong topic bukas. Eh baka siguro yung ano, yung gusto kong mag-react doon sa ano eh, doon sa paliwanag nung Vincente Mendez nung ano, nung in-interview sila. Di ba? Para maraman natin kung ano yung dahilan talaga nila doon sa paglalabas ng mga ganong klaseng pelikula. Diba? Ito si Rosemary Ishii. Attorney Ilocano ka ba? Lumaki ako sa Baguio. Pag Ilocano na talaga taga Ilocos, hindi ho eh. Ano, marunong ako mag Ilocano. Very fluent ako mag Ilocano. Yan, ito si Ariam Masedru. Attorney to compensate your time and effort. Paano makakakuha ng service nyo? Sana ilagay nyo rin ba sa website nyo how to access. Yan. May lapid law. Hindi ko alam yan ah. Alam nyo, okay lang naman no. Hindi ko alam yung lapid law na yan. Yan. Pero anyway, hindi ko yung sa website ko, okay lang 'yun, no. Tulad nga ng sinabi ko, I have enough clients naman, no. Kami sa law firm namin, we have more than enough clients para for us to live comfortably, ano. At 'yun, syempre kung mas dumami, mas maganda, di ba? Pero tulad nga ng sinabi ko, this service is without any reservations. All right? Sige. Papaalam na ako. 2 oras na tayo. Maraming salamat ho, no? Kasi, syempre,
Yan, ito si Mel Bryan. Yan, suggest lang po react sa mga trending. Yun nga ho. Pero minsan hindi ko kasi nakikita yung mga trending. So, paki-comment po doon sa community natin, no? Doon sa mga topics na yon. Meron ako linagay doon eh. Paki-comment na lang ho doon para ho ano, makita ko. Yan. Pero magpapaalam na ho ako ng ilang beses na ako nagpaalam, hindi pa ako nakapagpaalam. Yan, maraming salamat ulit sa pagsama. Tsaka, no, antabayanan ho natin yung ano, yung ating anong tawag diyan? Yung 10K special. Sana marami tayo na no, para matuwa naman si Attorney Magalong, no. Tsaka it will be very very special. Maraming first time kaming gagawin doon. No. Kasi yung fact na lang na kumakanta na ako, ano, hindi talaga ako kumakanta ho, no. Pero dahil kailangan kong kumanta kasi walang kakanta doon sa mga kanta ko na hindi naman sa hindi ko siguro inoffer, no. Pero pero pandemic noon eh, yung pandemic. Hanggang ngayon pala ECQ noon, diba? Pero I think I did the fair for a beginner. Yan, sige ba, papaalam na ako. Yan, maraming salamat po sa inyo at sandali, i-play ko ba yung i-play ko yung ano, yung outro/intro natin. Yan, good night po sa inyong lahat. Maraming salamat. See you po tomorrow.